Ngayon ay araw ng Martes, December 5, 2023. Time check ngayon ay 6:05 at narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Posibleng magdeklara ng state of calamity ang probinsya ng Surigao del Sur kasunod ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa lalawigan noong Sabado ng gabi. Sa ngayon ay patuloy na nararamdaman ang malalakas na aftershock sa probinsya. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, halos 2,000 aftershocks pa ang naitala sa lugar kahapon. Merong itong lakas na umaabot sa 1.4 hanggang 6.6 magnitude kung saan 19 sa mga ito ang naramdaman. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, haabot na sa mahigit 58 million pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng lindol. Base sa naunang report, 2 ang naitalang nasawi habang mahigit sa 57,000 mga pamilya ang naapektuhan ng kalamidad. Status ng report kayo na medyo tumaas na yung damages, then regular na aftershocks ngayon. So by that, mapapabilis yung paggawa ng mga assessment sa ng mga building. Kahapon, nagsimula na ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong para sa mga lokal na pamahalaan at mga pamilyang apektado ng lindol sa Surigao del Sur. Nagtungo na rin sa lalawigan si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang magsagawa ng assessment. Ayon sa Kalihin, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol sa Mindanao. Nakipagtulungan na ang kagawaran at ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan upang makapaabot ng tulong. Nasa 100 na pamilya ang pansamantalang naninirahan sa Bitoon Elementary School sa bayan ng Hinatuan kung saan nakatanggap din ng family food packs kahapon. Nakausap na rin ni Secretary Gatchalian ang ilang local officials sa Surigao del Sur hinggil sa iba pang ayuda na ipagkakaloob sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol. Nagpaalala naman sa publiko ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na laging maghanda para sa malakas na lindol sa iba pang panig ng bansa na maaaring umabot sa magnitude 8.2. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, kayang mag-generate ng magnitude 8.2 na lindol ang Manila Trench at Philippine Trench, habang ang Philippine Fault Zone sa Gabaldon, Nueva Ecija ay maaaring mag-generate ng magnitude 7.9 na pagyanig. Pinaalala din ni Director Bacolcol na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire at paminsan-minsan ay makakaramdam talaga ng malalakas na pagyanig. Gustong paimbestigahan sa Senado ang nangyaring pagsabog sa Mindanao State University o MSU Marawi City. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, may posibilidad anya na nagkaroon ng failure of intelligence. Gayunman, titingnan nila sa imbestigasyon ang lahat ng anggulo sa nangyari. Naniniwala rin ang mambabatas na terorismo ang motibo sa likod ng pag-atake. It will cover everything, not only the lapses. We don't want to be finger-pointing here. Pwedeng merong failure of intelligence dahil nga hindi na-monitor, di ba? Kung na-monitor man nila, failure to act on the intelligence, ganun naman talaga ang mangyayari dyan. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, magkakaroon sila ng executive session kasama ang ilang security agencies sa Miyerkules kaugnay ng sitwasyon. Mas pinaigting ng security forces sa Davao City ang seguridad kasunod ng bombing incident sa Mindanao State University sa Marawi City.
Ito ay kahit walang direktang banta na natatanggap ang lungsod batay sa nanakalap na impormasyon ng intelligence community ayon sa Davao City Police Office o DCPO sa pamamagitan ng mas pinalakas na Auplan Davao Defense System o Auplan DDS ng DCPO, nagsasagawa ng random checkpoints ang iba't ibang police station sa lungsod at mas pinaigting ang police visibility. Ang Task Force Davao mas hinigpitan naman ang checkpoints sa lahat ng entry points papasok sa Davao City. Masusing chine-check ang lahat ng sasakyan at mga pasahero nito. Mas pinaigting din ang bus boarding operation sa lahat ng border points. Pina-strengthened natin yung security checks, especially yung implementation ng City Ordinance 48 Series of 2022 na kung saan during big events and doon sa mga specified areas, talagang mahigpit natin chine-check at ipinagbabawal, lalo na sa mga big events, yung mga backpacks, luggages, yung mga naka-jacket, talagang thoroughly inspect natin yan. Even yung mga non-transparent water containers, talagang hindi natin pinapapasok yan. Pinabulaana ng Davao City Local Government Unit ang kumakalat na mensahe na nasa lungsod ng Davao ang suspect sa pambobomba sa MSU sa Marawi City noong Linggo. Sa isang pahayag na inilabas ng Davao City Information Office, sinabi nitong walang katotohanan ang mensahe na kumakalat sa social media kaugnay ng kinaroroonan ng suspect sa pambobomba sa MSU Marawi. Nanawagan naman ng Davao LGU sa publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi kumpirmadong impormasyon. Tiniyak din ng city government na nakatutok ang security sector sa sitwasyon ng seguridad ng lungsod. Muli rin itong nanawagan sa mga Dabawenyo na makipagkaisa sa ipinatutupad na security checks at agad i-report sa kinauukulan kung may kahinahinalang mga tao o aktibidad kasama na ang mga iniiwang bagahe. Itinaas ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa Metro Manila para sa darating na holiday at dahil na rin sa pagsabog na naganap sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, nasa 75% ng kabuuan ng PNP ang inaasahang lalabas para ma-sustain ang police visibility. Pinalakas ang mga checkpoint sa border ng Metro Manila sa mga karating na probinsya at may mga K-9 team sa mga bus terminal, malls at iba pang matataong lugar. Dagdag ni Fajardo, wala pa namang namamonitor na banta ng pag-atake sa Metro Manila. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa nawawalang eroplano sa probinsya ng Isabela. Ayon kay Joshua Hapina, tagapagsalita ng Pinoong Incident Management Team o IMT, sa kabila ng masamang panahon, puspusan ang ginagawang ground search ng mga rescue team. Dalawang team ang binuo kung saan ang isa ay nagtungo sa barangay Dinadian, Palanan, habang ang isa ay sa barangay Kasala, San Mariano. Target pa rin ng grupo na abutin ang lugar na unang ibinigay ng Civil Aviation Authority of the Philippines na huling nakuhanan ng radar ang naturang eroplano. Nakarating na rin sa probinsya ng Isabela ang AK-9 Mandog Sniffer Volunteer Organization na mula Batangas na tutulong sa paghahanap sa naturang eroplano. Yung Air Force Sokol helicopter po from Tog 3 dun sa Tarlac, nag-arrive na po sa Kawayan Airport kanina pong 12:23 PM. Tapos nung 12:41 po, nag-attempt po siya na pumasok dun sa search area. And nung 20 minutes po into the flight, naka-encounter po siya ng heavy rain tapos clouds, kaya po bumalik po sa Kawayan. Samantala, hindi pabor si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay ng amnestiya para sa mga rebelde at insurgent group. Ginawa nito ang pahayag sa 5th founding anniversary ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Ayon sa pangalawang pangulo, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines. Hindi na rin aniya mabilang ang mga sibilyan na naging biktima ng armadong pakikipagbaka dulot ng mga tinatawag nitong terorista.
Panawagan nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isaalang-alang ang desisyong amnestiya at muling makipagnegosasyon pang kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and NDFP. Pinasasagot ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte sa petisyon na inihain ng grupo ni na Attorney Christian Monsod na humihiling na ideklarang unconstitutional ang paglipat ng confidential funds sa tanggapan ng pangalawang pangulo mula sa Office of the President nitong nakaraang taon. Kasama rin sa pagkomentaryo ang Executive Secretary at Department of Budget and Management o DBM sa loob ng 10 araw pagkatanggap ng notice. Samantala, pinagsusumite rin ang mga petitioner ng electronic copy ng kanilang petisyon at annexes sa loob ng 5 araw. Pinalawig pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni General Benjamin Acorda Jr. bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Sa sulat ng Pangulo sa PNP at Department of the Interior and Local Government, pinalalawig ang termino ni General Acorda hanggang March 31, 2024. Itinalaga ni Pangulong Marcos si General Acorda bilang 29th na PNP Chief noong April 24, 2023. Umabot sa 56-year-old compulsory retirement para sa PNP personnel ang general nitong linggo, December 3, 2023. Si PNP Chief Acorda ay miyembro ng Philippine Military Academy sa Basic Class of 1991. 37 taon na siyang nagsisilbi sa PNP. Dati siyang director ng PNP Directorate for Intelligence bago naging hepe ng PNP. Nagpasalamat naman sa Pangulo si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa pagbibigay ng karagdagang 3 buwan upang pamunuan niya ang pambansang pulisya. I would like to express my deepest gratitude to our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability. Pinulong na rin kahapon ni General Acorda ang matataas na mga opisyal ng PNP. Pinasalamatan niya ang mga senior officers dahil sa patuloy na pagbaba ng krimen sa mga nakalipas na buwan. Samantala, susunod sa GMK News. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpositibo sa COVID-19, sasailalim sa isolation sa loob ng 5 araw. Dagdag pasahe sa MRT3, nagbabadya sa susunod na taon. Kita ng train line, kulang na pang maintenance ayon sa MRT management. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitan mamaya sa GMK News. Kaya makasang bahay, huwag po kayo magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama, sina Joshua, Ira, Ian at Pini. Good morning, Kat and Celine, at happy viewing po sa lahat ng ating mga kasambahay na nanonood ngayon dito sa Good Morning, Kuya! Mga kasambahay, samahan niyo po kami uli ngayong Martes para sa isa na namang masaya at makabuluhang umaga. Napaparoon niyo po ang ating programa via live streaming sa official YouTube channel ng UNTV News and Rescue and of course sa Good Morning Kuya Facebook page. Kaya like, share and subscribe! That's right! Mga kasangbahay, sa inyo naman po mga kasangbahay na particular po sa mga health conscious, madalas po natin naririnig dito sa usapang pangkalusugan natin, no, yung mga salitang
free radicals, antioxidant. Mm. Yan, mga words na yan. Sabi kasi nila, dapat iwasan natin yung pagkain ng mga may free radicals dahil ang dapat kainin natin yung mga pagkain na matataas sa antioxidants. Pero ano ba ang ibig sabihin yan? Yan po ang ipapaliwanag sa atin mamaya ni Dr. Lulu Marquez sa ating usapang pangkalusugan. Wow! Yun, later yan, ano? At para naman sa ating tampok na storya ngayong umaga, tunghayan ang kwento ng mag-asawang James at Melania Ravinal na pagkalipas ng maraming taon ay nagkaroon din ng anak na matagal na nilang hinihintay. Pero ang masayang pagsasama ng pamilya ay nagkalamat dahil sa isang trahedya. Abangan ang kabuuan ng kwento mamaya sa ating Kristiyano drama. Interesting yan, Ihan, ha? Pero another Pampa Good Vibes naman this morning, ang kwento ng tinaguriang Good Samaritan mula sa lalawigan ng Bohol. Ang kwento ng katapatan at pagkakawang gawa niyan ang inyong aabangan mamaya sa ating Something Good. Ilan lamang yan sa mga aabangan ng ating mga manonood ngayong umaga. But in the meantime, magbabalik na lang muna tayo sa kasaysayan. Isa sa misteryosong pangyayaring naitala sa kasaysayan ay ang paglaho o pagkawala ng 5 US torpedo bomber na tinaguri ang Flight 19 sa Bermuda Triangle habang ang mga ito ay nagsasagawa ng routine navigational training flight noong 1945. Balikan natin ang pahinang ito ng kasaysayan sa ating Today in History. December 5, 1945, sa araw na ito naganap ang misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle ng US Aircraft Squadron na tinaguri ang Flight 19. Pasado alas 2 ng hapon ang lumipad mula sa US Naval Air Station sa Fort Lauderdale sa Florida ang 5 TBM Avenger Torpedo Bomber para sa isang routine navigational training flight. Ang grupo ay binubuo ng 14 na tao na pinamumunuan ni Lieutenant Charles Taylor. Sa unang bahagi ng kanilang training ay nagtungo ang squadron sa Hens and Chicken Shoals at inihulog ang kanilang mga torpedo. Nang gumawi na ang grupo papuntang Hilaga para sa ikalawang bahagi ng kanilang pagsasanay ay nagkaroon ng kakaibang pangyayari. Ang compass ng Avenger aircraft ni Lieutenant Charles Taylor ay hindi na gumana at inakala nito na lumilipad ang mga sasakyan sa maling direksyon. Lumala ang sitwasyon ng bumuhos ang ulan na may kasamang pagbugso ng malakas na hangin at makapal na ulap. Kalaunan ay humina ang radio transmission at bukod dito ay nauubos na ang fuel ng mga eroplano. Narinig pa si Lieutenant Charles Taylor na inihahanda ang kanyang mga tauhan para sa pagbagsak ng mga aircraft sa dagat. Makaraan ng ilang sandali ay tuluyan ang naputol at nawala ang kanilang radio communication. Nagsagawa ng search and rescue ang US Navy na tumagal ng ilang araw, ngunit wala silang nakitang katawan ng mga miyembro ng Flight 19 at maging piraso ng mga aircraft. Ang pangyayaring ito ay naging daan sa popularidad ng Bermuda Triangle bilang isang misteryosong lugar kung saan naglaho ang maraming eroplano at mga sakyang pandagat. Ito na nga sinasabi ko. Ano nga yan? Kasi nung bata ako, naririnig ko nga yung about sa Bermuda tapos sinasabi niya, inabduct daw ng mga aliens. Kaya daw bigla na wala. Di ba yun yung sinasabi nila na parang kinodo ng mga extraterrestrials, kineso. Pero, kasi madami nagsabi nung time na nawala sila, di ba nagpadala ng mga nasa 300 na boats and aircrafts para hanapin sila. Pero nakapagtaka kasi ang lawak din ng territory na hinanap pa nila, nasa 300,000 square miles. Tapos wala silang nakita. Kaya di ba nakakapagtaka na parang, saan nga naman kasi napunta yun? Ano yung kinain ng lupa? Diba? Tapos, dagat. Or dagat, pwede. Kasi sinasabi nila sa may Bermuda nga daw ito nangyari. Maraming mga myths tungkol sa Bermuda Triangle. Parang sinasabi nga nila, bukod dun sa alien, kung anong mga, ano na. Supernatural. Scientific fiction na talaga yung sinabi nila. Pero isa sa mga, hindi fiction talaga. Yung lugar talaga dun sa may Bermuda Triangle, prone talaga siya sa iba't ibang mga weather anomalies. Hindi naman siya superstitious anomalies. Talagang nangyayari, normal. Para, kasi nga, dinadaanan siya ng isang ocean current, din yung Gulf Stream. So, kunyari, sinasabi nila yung mga barko na nawawala sa Bermuda Triangle,
Kasi nga pwedeng na of course sila nung mga ano nung mga long stream na yon, yung current na yon. Pwedeng maka-apekto yun kasi nga dumadaan doon yung isang malakas na ocean current. Isa pa, yung position ng Bermuda Triangle kasi prone siya sa pag-create ng mga yung temperature ng yung dagat pala. Parang naghahalo dun sa malamig na part ng dagat ng Atlantic sa medyo warm. So minsan nagkakaroon ng mga updrafts. Yung mga eroplano naman na maapektuhan, parang mag-iiba yung ano nila, yung paglipad nila. At saka yung sinasabi na 'di ba dito sa may ano yung flight 90 nagka-problema sila dun sa compass nila. Mm-hmm. Laging yun kasi yung mga reports to every time na dumadaan sa Bermuda Triangle, sinasabi na yung compass nila nagloloko. Although yung ganun naman, yung pag sinasabi lang malfunction ng compass sa Bermuda Triangle, hindi naman necessarily sa Bermuda Triangle lang nangyayari. Kahit saan naman daw sa mundo, pwede mangyari yun kasi nga meron tinatawag na magnetic north and true north true daw. North. Mm. Yung true north, pag tinignan mo sa globe, dun nagko-converge lahat ng mga lines ng latitude natin. Pero yung magnetic north, nakadepende sa magnetic force ng Earth. Eh yung forces na nag-iiba-iba. So pwede siya maka-apekto dun sa mga compass na ginagamit natin. Kaya yung iba, baka dahil dun sa naapektan ng magnetic north yung mga compass. Kaya sinasabi lang na nawawala yung nasisira yung compass nila. At pwedeng maligaw sila kapag sira yung compass. Kasi na-imagine ko, hindi ko pa kasi na-try mga transatlantic flight. Yung mga ganun talaga, yung mga flight na ganun, puro dagat lang yung makikita mo. Iniisip ko, kung sakali ikaw nga babiyahe, kasi puro dagat lang makikita mo for hours, konting veer lang ng kaliwa o kanan, talagang maliligaw ka. Kaya, kumbaga, yung mga myths sa Bermuda Triangle, di naman talaga siya wala naman siyang masyadong katotohanan. Kasi may mga explanation naman. May tinatawag din kasi na rogue waves dun nga sa Bermuda Triangle, rogue waves or monster waves daw. Umaabot siya ng 100 feet na kayang-kaya daw talaga kasing kainin yung mga vessels na enough siya talaga, powerful to destroy yung mga vessels na wala ka talagang makikita matitira dun sa na evidence na ay dito may lumubog or kinain na vessel. Tsaka may sinasabi rin daw dun na possibility is yung large concentration daw ng methane gas na pinoproduce ng mga decomposed na sea organisms na pag nag-erupt daw yun, mas magiging less dense yung water na pwedeng mag-sync up daw ng mga ships. Kaya yun din yung sinasabi ng mga factor na natural na occurring daw sa Bermuda Triangle. Marami explanations. Hindi naman. Mga scientific evidence. Mga alien, ganyan. That's right. Hindi na dapat natatakot sa mga ganun. Walang hakakao. Mga kasangbahay, i-ready nyo na ang inyong mga panyo sa isa na namang nakakaantig na damdaming kwento. Dahil makalipas ang ilang taong pagdarasal para magkaroon ng anak, isang sanggol ang natagpuan ng mag-asawang James at Melania Ravinal, kaya pinangalanan nila siyang Chodora na ang ibig sabihin ay God's gift. Pero dahil sa isang tragedya, naging masama ang pakikitungo ng inang si Melania kay Chodora. Maayos pa kaya ang kanilang relasyon o magiging huli na ang lahat para rito? Panoorin natin. Anak, look po. May gift kami sa iyo ng mama mo. Wow! Salamat po sa Diyos, Mapa. Keep up the good work, anak. Okay. Daddy and Mommy so proud of you. I'm good so job. I'm so proud of you. Good job, anak. Thank you, Mapa. Thank you.
my home. Hi, Pa. Hello. How's everybody? Good. Masarap dito ah. Anak ko, try it. Let's try this. So good! Wow! Say it! Here's the doctor. Come here, Anna. Here's the verse I want you to memorize. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, our Lord. Pa, does God hear all prayers? No, anak. Hindi lahat ng prayers ay dinidinig ni God. So what should be done for the prayers to be heard by God? Very good question, anak. Bago tayo mag-pray kay God, dapat maglinis muna tayo ng ating heart. At the same time, dapat nag-forgive na rin tayo. And keep only the good things here, anak. Understood? Opo, Papa. So, obedience is the key. Exactly, anak. And remember, this Holy Bible, this is the only legacy I can proudly give you. Come here, anak. This is the verse I want you to memorize. Opo, Papa. Salamat po sa Diyos. I love you, anak. I love you too. May God keep and bless you for all the days of your life. Good night, anak. Sleep tight. And don't let the bed bugs bite. Bedtime na, anak. Let's go. Tell me a story about a young girl becoming a God skip. God skip? Oo naman, nana. Okay, so ready? Yeah. Okay. Noong unang panahon, may isang mag-asawa. Gustong-gusto nilang magkaanak. At hiniling nila ito sa Diyos. Lumipas ang isa, dalawa, tatlo, apat, limang taon. Hindi pa rin ito pinagkakaloob sa kanila. Nalungkot ang asawang babae. Pero, hindi sila nagreklamo at patuloy lang silang nanalangin. Isang gabi, may narinig silang iyak. Dali-daling hinanap ng mag-asawa. Nang makarating sila sa labas ng kanilang pinto, nagulat ang mag-asawa. Isang bata. Tuwang-tuwa ang mag-asawa at kanilang naalala
ang kanilang kahilingan sa Diyos. At ipinagpasalamat nila ito tuwi-tuwi na inabilin sa kanila ang magandang bata. Minahal nila ito na gaya ng tunay na anak. At pinangalanan nilang Theodora, na ang ibig sabihin, regalo ng Diyos. Salamat naman sa Diyos na kahit ganyan ang ginawa ng mama mo sa'yo, hindi ka pa rin nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Ikaw, anak. Malapit ng 10th birthday mo. Excited ka na ba? Oo. Birthday wish. A simple memorable birthday celebration with you, Ma, and Tita Martha. As long as we're together, I'm happy. Wow. Oh, that is so sweet. Ma, happy anniversary. Salamat sa Diyos, mahal ko. Salamat sa Diyos. Oh, ito. Oh, ito. Gusto ko mag-bench ko like nito, ha. Quarter 5 na pala. Naku, parating na yung papa mo. Run, at maghain na tayo. Halika na, Chidora. Bilisan mo. At darating na ang papa ay, mo. Ay, salamat. Tayo po na ako. Masakit na yung batakal ko. Decided to blow my candle. Oh, parating na ang daddy mo. Oh, mag-aalas 6 na pala. Parating na yun. Oh, wala pa. Wala pa si James. Gabi na. Teka lang, baka papa mo na yun. Pasok po kayo. Ano po ba ang atin? Dito po ba nakatira si James Rabinal? Opo, dito nga po. Ano po? Sino po ang asawa po ni James? Siya po. Kayo? Ano po ang nangyari sa kapatid ko? Natagpuan lang po namin ito sa car accident. Mag-antay na lang po tayo sa magiging report ng mga pulis. Ito po yung mga gamit po na natagpuan po namin. Sa kanya po ito. Asawa ko! Nangyari sa asawa ko! Your baby didn't make it. Pumulupot ang pusod sa kanyang daig na siya niyang kinamatay. I'm sorry for your loss. Hello, oh, ako nga to. Oh, tuloy tayo bukas. Ah?
Ma, may... Hindi ba, letter po pala galing sa school? Ay, may video ka lang. Nakausap ako dito eh. Oo. Ay, naku. Nakakainis talaga. Oo, yung bata. Kung andito lang sana si Papa, he'd be proud of me. Ano na naman yan, tutora? Sisirain mo na bang lahat? Pati ba naman to sisirain mo? Ha? Pati natitirang ala-ala na asawa ko, sisirain mo pa? I'm sorry. Walang magagawa ang sorry mo! Puro na sorry, walang magagawa ang sorry mo! Hey, Martha, buti naman nakapasyal ka. Oo naman. Matagal-tagal na rin naman akong hindi nadalaw dito. Simula nang nawala ang kapatid ko. Chudora! Kumusta? Miss na kita! Kita! Graduation mo ngayon? Bakit hindi ko alam? Excuse me. Anong nangyayari dito, Melania? Hindi mo ba alam na graduation ng anak mo? Hindi naman sa nakikialam ako sa'yo. Bakit mo pinababayaan ang pamangkin ko? Pinababayaan? Napapabayaan ko na ang sarili ko. Kumakain naman yung 3 beses ang araw. May bubong na tinutuluyan. Kulang pa ba yun, Marta? Anak mo yan, Melania. Simula nang nawala ang kapatid ko, hindi mo na naiparamdam ang pagiging ina mo sa kanya. Anak! Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na hindi ko siya tunay na anak? Siya! Siya! Siya ang dahilan ko! Bakit nawala ang lahat ng meron sa akin? Chudora! Chudora! Hintay! Saan ka pupunta? Martha? Salamat sa lahat. Kung naman meron ako. Panahon na siguro para malaman mo ito na ayaw pasabi sa'yo ni Chudora. Siya ang bumibili ng mga gamot mo at lahat ng mga pangangailangan mo. Andyan lang ang anak mo sa labas. Panahon na siguro para magkausap kayo. Chudora, andyan ka na pala. O sige, maiwanan ko muna kayo. Ma, kamusta na po ba kayong damdam niyo? Tawarin mo ako. Sa mga kasalanan na gawa ko sa'yo. Nahihiya ako. Sa sarili ko. At sa harapan ng Diyos. Ma, you never have to say you're sorry, Ma. Hindi naman po ako galit sa inyo eh. Lagi ko pong naalala sa puso at isip ko ang bilin sa akin ni Papa na bago po ako magalakin sa Diyos, kailangan linisin mo na ang puso mo. Kailangan magpatawad ka para patawarin din ako. Salamat na napakabait akong anak. Na kagaya mo, I was the happiest person when I saw your Papa cuddling you, seeing you, talking to you. Just being with you.
Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Colosas 3:13. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Mateo 6:14. Ayun yung reminder sa atin na magtiis tayo, magpatawaran tayo sa isa't isa. Kasi dito, parang ano, ang hirap din ng sitwasyon ni Theodora na kahit ang daming sinasabing masasakit na salita sa kanya, imagine yung sabihin sa'yo na isisi sa'yo yung kamatay ng father mo. Parang ang bigat nun sa sarili. Tapos especially na hindi ka rin naman biologically na anak talaga nila. Parang ang sakit nun sa damdamin. Pero pinakita niya dito na despite of all that, na hindi lang na nagpatawad pa rin siya kahit sobrang kailangan ng strength na magpatawad, eh pinakita pa rin yung pagpapatawad. Na pinapakita rin natin na sa Bible kasi, di ba, inuutos din sa atin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Kaya dito, pinapakita na kahit mahirap, eh, sinunod pa rin niya yung utos ng Diyos, di ba? Tsaka yung pagmamahal niya dun sa magulang na kahit, ang hirap nga kasi, di ba, pag-usapan natin kanina, Ira, na parang una naramdaman mo naman yung pagmamahal eh, pero dahil lang sa isang bagay, biglang nabaliktad lahat. So parang masakit yun sa part niya, pero hindi niya yun ipinagtanim sa magulang niya, di ba, minahal niya pa rin, nirespeto niya pa rin bilang magulang. Kaya napakaganda, napaka-inspiring ng ating Kristiyano drama. Pero dito naman tayo sa ating MCGI Cares. Kahit sa ang dako ay may makikita tayong mga kapwa-tao na nangangailangan. Kaya hindi tayo mawawala ng pagkakataon upang makagawa ng mabuti sa iba. Sa pamamagitan nito, tayo ay gumagawa ng kawanggawa sa kapwa kung saan ang nararamdaman nating awa sa kanila ay nilalakipan natin ng gawa upang sila ay makaramdam ng ginhawa. Wala kayong boundary, wala kayong wall. Ay nakita namin yung puso ninyo na meron kayong malasakit sa ating mga kababayan, yung bang totoong serbisyo mula sa puso. And that's what matters. I did not expect because maraming Filipinos are waiting for this. And then we booked ticket from the bus station, and then around 8:30 in the evening we started traveling until we reached here 4 a.m. So we waited again for 9 a.m. and then just we're here with my husband. Really worth it. The people are so kind, so nice, very welcoming. I could feel the air, the atmosphere is like, it's in the heart. Giving is in the heart. It's not for something. It's for like within. So just wanna thank you for this kind of program that you have made in which I became part. I have nothing against religion, as long as you have a personal relationship with the Lord, that's what matters in this life. Hindi dahil mga kababayan natin sila,
Pero yung tinuturo kasi ng salita ng Diyos ay gumawa ng mabuti. Hindi tayo magkakilala, but the thing is, wala kayong boundary, wala kayong wall. And what you did was an impact to the Filipino community here, even though 200 lang. But those 200 people will make testimonies about what you have done here. Ay, nakita namin yung puso ninyo na meron kayong malasakit sa ating mga kababayan, yung bang totoong serbisyo mula sa puso. And that's what matters. Ipapasalamat ako sa Panginoon, nandito po kayo. At sana ay hindi po itong katapusan at ito po ay maulit-ulit. Sapagkat hindi po sana material ang habol po natin, kundi yung spiritual side. No? Kasi kung wala pong spiritual, hindi na manghihina rin po tayo, hindi po ba? Thank you very much. Thank you very much. Yeah. God bless you. More power to MCGI. Salamat sa Diyos. Hindi lang dito talaga sa Pilipinas ang nakikita natin sa MCGI Cares. Talagang hanggang sa mga kababayan natin sa ibang bansa, naglilingkod tayo. Totoo yung sinabi, hindi lang sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kasi sa atin dito, talagang tinutulungan na natin pag alam natin nangangailangan yung mga kapatid natin. At dahil nga sa pagtulong ngayon, kahit hindi natin kapatid, naaabot na rin natin. Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng mga panalangin, itong mga natutulungan natin. Hindi man sila nakakapagbalik sa atin ng mga material na ba. Bagay, pero yung panalangin nila, di ba, na sana daw madami pa tayong matulungan, napakalaking bagay na. Kasi tinuro sa atin talaga yung kaawang gawa, di ba? Yung paggawa na may awa, nabunsod naman yun ng pag-ibig na tinuro sa atin. Dahil alam naman natin, iba talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa ating mga tao. Dahil sa pag-ibig, madami tayong nagagawang mabuti sa kapwa. Iba kasi yung pag-ibig na salita lang kesa sa pag-ibig na may kasamang gawa. Kaya alamin po natin sa Biblia kung bakit ba mahalaga ang pag-iibigan. Panoorin natin dito sa ating Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Pagka pala nakita ng Diyos, nagmamahalan tayo. Pinapatawad ng Diyos ang mga kasalanan natin. Ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. E tinan mo ha, totoo naman yung kahit sa material eh. Halimbawa, mahal mo yung asawa mo. Eh, meron siyang ginagawang mali. O, kaya, meron siyang mga hindi maganda. Dadating yung ngayon yung magulang mo. O, kumusta yung asawa mo? Eh, kaso mahal mo. Naku, tatay, napakabait ng asawa ko. Tinatakpan mo, hindi mo masabi, naku po, tatay, napakatamad ng asawa ko. Eh, kasi kung mahal mo, tinatakpan mo na yung kanyang pagkukulang. Pinagtatakpan mo siya. Kahit na nga yung buni niya, hindi mo sasabihin, naku po tatay, tad-tad pala ng buni. Hindi mo sasabihin yon. Kasi mahal mo asawa mo eh. Pinagtatakpan mo yung pagkukulang niya, yung mga pagkakamali niya, dahil meron kang pagmamahal. Ganun ang dapat nating gawin sa pagsasama-sama sa iglesyang totoo. Ang pag-ibig, sabi ni San Pedro, unang-una sa lahat, maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Pagka, halimbawa, may pagmamahal ka, nagkasala yung kapatid mo, ano na yon, pinapatawad mo na yon. Si Kristo nga eh, dahil sa pagmamahal niya, tinubos niya yung kasalanan ng tao eh, di ba? Yung pagmamahalan, hindi sa bunga nga yan. Ito yan. Sa unang Juan 17, ganito nakasulat. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan
at do'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Otso! Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ayan, ang nakasulat mga kapatid. Ang pag-ibig mga kapatid, ginagawa yan. Kaya kung halimbawa, nakikita mo yung kapatid mo, ika, nangangailangan, tapos pinagkaitan mo ng awa, paano kang iibigin ng Diyos? Kaya pala yung pag-ibig, ay kasama yung awa sa kapatid. Hindi na kailangan yung kapatid manghingi. Kailangan pagka nakita mo, nangangailangan, huwag mo siyang pagkakaitan, kapatid. At yan po ang ating ginagawa sa Iglesia ng Diyos. Kaya tayo meron diyang libreng patingin sa doktor. Libre po lahat yan. Libre gamot. Libre examination. Wala pong minabayaran diyan kahit sang kusing. Ginagawa natin yan. Meron tayong ampunan para yung kapatid na walang matutuluyan, hindi matutulog sa kalye. Wala tayong kapatid na nagpapalimo sa daan at walang kapatid na natutulog sa daan. Pag alam din lang natin, meron tayong ampunan. Hindi ka kailangan magpalimos, lalo na matanda na. Eh, pagka matanda na pong wala namang kumukupkup, ang kapatid, kinukupkup na ng iglesia yan. Aral po ng Diyos yun. Basahin natin ang unang Timoteo 5. Pakinggan nyo nakasulat sa versikulo 16. Kung ang sino mang babaeng nananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao, ay umabuloy sa kanila at huwag pabigatan ang iglesia upang maabuluyan ito ang mga tunay na bao. Yung mga tunay na bao po, na wala ng anak, walang apo, walang asawa, tunay na bao nag-iisa. Obligasyon po ng iglesia yan na abuluyan sila. Tulungan, pakainin, paggamot, pag may sakit, bigyan ng kabuhayan. Kaya meron po tayong mga orphanage. Eh. Wala tayong kapatid na nagpapalimo sa daan. Meron po tayong mga itinayong mga building na pakinabang ng kapatiran. Kasi para masunod natin yung sinasabing pag-ibig. Kasi nga ang pagmamahal sa kapwa eh, na walang kapatid na mapapabayaan. Yan po, utos ng Diyos yan sa iglesia, totoo. Pero sasabi mo, pag-ibig ka, yung kapatid mo walang makain, walang bigas, walang gamot, walang uulamin, pinapabayaan mo. Talagang dito po sa atin, inaalaala natin yung kapakanan ng kapwa, mga kapatid. Yan po ang demonstrasyon ng pag-ibig. Mamahalin mo ang iyong kapwa para ng pagmamahal ni Kristo. Kahit na ikaw ang magkulang, halimbawa, mauna mo pa siya kesa sa'yo, yun ang dakilang pag-ibig na turo ni Kristo na pananatilihan natin sa iglesia. Thank you po, Brother Eddie Soriano. Mga kasambahay, susunod na po sa ilang sandali ang ating balitaan. At pagkatapos niyan, makakasama naman natin si Dr. Lulu Marquez na isang naturopathy and wellness specialist. Kapag pinag-uusapan ang kalusugan at ang pagkakasakit, kabilang sa mga naririnig natin ay ang free radicals at antioxidants. Pero ano nga ba ang mga ito? Yan ang ipapaliwanag sa atin mamaya ni Dr. Lulu sa ating usapang pangkalusugan. So please, stay tuned and don't change your channel dahil magbabalik po ang... Good morning, Kuya! Good morning sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpositibo sa COVID-19. Sasailalim sa isolation sa loob ng 5 araw. Dagdag pasahe sa MRT3, nagbabadya sa susunod na taon. Kita ng train line kulang na kulang na pang maintenance ayon sa MRT management. 2 tinukoy na person of interest sa pagpapasabog sa MSU Marawi, sangkot din sa bus bombings ayon sa PNP. At mahigit 13,000 pamilya sa hinatuan Surigao del Sur na nanatili sa evacuation centers dahil sa banta ng aftershocks.
Nagpositibo sa COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinayuhang sumailalim sa 5 araw na isolation period. Sa kabila nito, ayon sa Presidential Communications Office, nananatiling malusog ang Pangulo upang gampanan ang kanyang mga obligasyon at dadalo pa rin sa mga nakatakdang pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference. Maglalabas din ng palasyo ng update sa kalusugan ng Pangulo. Hinikayat naman ng Pangulo ang publiko na magpabakuna at magsuot ng mask kapag nasa matataong lugar, lalo na ngayong holiday season. May nagbabadyang dagdag pasahe sa MRT3 sa susunod na taon. Magsusumite ng petisyon para sa dagdag pasahe ang MRT3 management ngayong Linggo at inaasahan ng pamunuan nito na maaprubahan ito sa unang mga buwan ng susunod na taon. Layo nitong madagdagan ang kinikita ng linya na ayon sa MRT management ay kulang na kulang pa sa pang-maintenance. Kaya't ang gobyerno ang nag-aabono ng bilyong-bilyong piso para tumakbo ang mga tren nito. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Umaasa ang MRT3 management na maaaprubahan ang hiling nilang dagdag pasahe para sa susunod na taon, lalo't taong 2015 pa nang huling magkaroon ng fare adjustment sa MRT3. Anumang araw ngayong Linggo ay muling maghahain ng petisyon ang MRT3 management upang hilingin ang dagdag pasahe mula sa Rail Regulatory Unit. Ang aming expectation is baka mga end of first quarter or beginning of second quarter of next year. So baka end of March, beginning of April. Paliwanag ni Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT3 Officer in Charge General Manager Georgette Aquino, masyado ng maliit ang kinikita ng MRT kumpara sa ginagastos sa maintenance at regular na operasyon nito. Mulaan niya sa 9 billion to 10 billion pesos na gastusin sa MRT3 kada taon, wala pang 2 billion pesos ang kinikita ng tren. Dahil dito mas malakian niya ang kanilang hinihinging subsidiya mula sa gobyerno na kinukuha mula sa pondo ng Department of Transportation. Paliwanag ni Asec Aquino, kung maaaprubahan ang fare increase, madadagdagan ang kita ng MRT na magagamit sa pagpapatuloy ng operasyon nito. Habang ang mababawas naman na pondo para sa subsidiya mula sa gobyerno ay pwede pang mailaan sa iba pang mga programa ng pamahalaan. Despite the increase in ridership at revenue, meron pa rin tayong around 6.2 billion na kakulangan or deficit. Mas malaki yung nagiging subsidy na hinihingi namin sa national government. Ngayon, kung kami ay makakapagtaas ng pasahe, ang subsidy na aming hihingin ay magiging mas mababa. So ito ang ngayon ay magagamit sa iba pang mga proyekto na pwedeng mapakinabangan din ng ating mga kapwa Pilipino. Batay sa proseso ng petisyon, dadaan ito sa Rail Regulatory Unit at padadalhan ang management ng Notice of Public Hearing upang ipaliwanag kung bakit dapat aprobahan ang hirit na dagdag pasahe. Magbibigay ng rekomendasyon ang Rail Regulatory Unit sa Chairman ng Railways na ipapasa naman kay Transportation Secretary Jaime Bautista para sa huling hatol kung tuluyan itong aaprobahan o hindi papaboran. Ang hinihinging taas pasahe ng MRT3 ay kapareho ng inaprubahang taas pasahe sa LRT1 at LRT2 na ipinatupad simula noong Agosto ngayong taon. Humihiling ang MRT management na madagdagan sana ng 2 pesos and 29 centavos ang boarding fare sa tren at karagdagang 21 centavos sa kada kilometro ng biyahe. Kapag maaaprubahan mula sa 13 pesos na minimum fare ay magiging 16 pesos na ito, habang ang end-to-end station na pamasahe mula North Avenue Station hanggang Taft Avenue sa Pasay mula sa 28 pesos ay magiging 34 pesos na. Samantala, ayon naman sa ilang mga regular na pasahero ng MRT3, dagdag pasanin para sa kanila sakaling matuloy ang taas pasahe sa MRT3, lalo pa ngayon na masyado nang mataas ang presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. For me, dapat hindi muna, especially sa economic crisis na meron tayo. So yung cost of living din medyo nag-increase. So if ever na itataas nila yung
pamasahe sa MRT, dapat unahin muna nila yung mga empleyado kung tumataas ba yung salary din. Katulad namin, kaming mga laging ano sumasakay ng MRT, malaking ano po sa amin yun, lalo na dagdag sa food allowance din namin yun. Malaking kabawasan din po yun, mabigat para sa aming mga commuter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May natukoy ng persons of interest ang Philippine National Police sa nangyaring pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi noong Linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, ang dalawang POI ay nakilala base sa listahan ng mga terorista ng PNP. Narito ang report ni Lea Ilagan. Sangkot na sa pagpapasabog sa mga basa rehiyon ang dalawang persons of interest na natukoy ng PNP na posibleng may kinalaman sa Mindanao State University blast noong Linggo. Bagamat tumagi pa ang PNP na pangalanan ng mga ito, sinabi naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo na ang dalawang POI ay kabilang sa mga local terrorists sa rehiyon. There are indication na they may be a member of a certain group na na-report na rin na may mga previous involvement po sa mga bombing, particularly yung mga bus bombing po. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na hindi suicide bombing ang naturang insidente. Ito'y dahil kilala na ng PNP ang apat sa mga nasawi. Wala pong indication na meron pong ganon. Kausap ko po yung PD because mga Kristiyano po ito, ongoing po yung mass nung mangyari po ito. In fact, yung apat na biktima po, I understand, are all Christians po. So, wala pong indicator sa ngayon na may suicide bomber po na involved dito sa insidente po na ito. Sa naturang pagsabog, apat ang namatay na kinabibilangan ng isang lalaki at tatlong babae na pawang nakuha na ng kanilang mga kaanak. 45 naman ang nasugatan. Sa mga nasugatan, 6 na lamang ang patuloy na ginagamot sa ospital, habang nakalabas na ang 39 na nagtamo lamang ng minor injuries dulot ng nangyaring stampede. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatili pa ngayon sa mga evacuation center ang mahigit 13,000 pamilya mula sa hinatuan na lumikas dahil sa sunod-sunod na aftershocks na nararanasan kasunod ng 7.4 magnitude na lindol nitong December 2. Hindi maiwasang magamba na mga residente dahil 3 araw na silang nakararanas ng malalakas na pagyanig. Isa si Mang Edward Shero na mas pinili na lamang na manatili sa loob ng kanyang tricycle dahil sa aftershocks. Isa siya sa mga lumikas matapos yanigin ng malakas na lindol ang bayan ng hinatuan. Ayon sa kanya, ngayon pa lang niya ito naranasan sa loob ng 70 taong paninirahan niya sa hinatuan. Umuka parang linog o dili sa maan. Kaya ang linog sa una, agi mo lang, isa doha, wala. Karon, 15 minutes, tayo na po, lipong ko. At rin ako, Mrs. Ron, lipong. Ayon sa datos ng Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, aabot na sa 58 million pesos ang pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Surigao del Sur. Sa ngayon, ang mga lumikas na mga residente ng hinatuan ay nananatili sa Bitoon Elementary School na sakop din ng hinatuan. Patuloy naman sa pamamahagi ng food pack sa bawat pamilya ang lokal na pamahalaan ng hinatuan at nagsasagawa rin nito ng mga monitoring sa buong bayan. Samantala, nilinaw naman sa isang advisory ng Municipal Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ng hinatuan na walang anunsyo ang ahensya ng mass evacuation sa buong bayan. Sinabi rin ito na wala pa silang natatanggap na tsunami warning mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLS. Sunod-sunod ang naitatalang malalakas na lindol sa Mindanao.
Saan ba ito nanggagaling at gaano ang pinakamalakas na maaari nitong ilabas? Narito ang report ni Ray Pelayo. Dito sa Hazard Hunter application ng Freebox, makikita natin yung mga nangyaring pagyanig sa mga nagdaang araw. At kung titingnan nga natin itong nangyaring pagyanig ng araw po ng Sabado, yung magnitude 7.4 na lindol, ayan. December 2, 10:37 p.m., magnitude 7.4, ang lalim po ay 86 kilometer. Yan po ay offshore, ibig sabihin na sa karagatan po yan. At ang gumalaw nga po dito ay tinatawag natin na Philippine Trench. Ayan, nasa karagatan po siya. Philippine Trench, yan po ang gumalaw. Itong Hazard Hunter application po nito ay bilang tulong din doon sa ating mga kababayan sa publiko para magkaroon tayo ng idea kung gaano karami yung mga pagyanig na itatala ng ahensya. Maraming lugar sa Caraga Region ang nakaramdam sa malakas na lindol nito lamang December 2. At dahil sa karagatan ito nangyari, tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC na sa bahagi ng Philippine Trench nanggaling ang pagyanig. Nagdulot din ito ng tsunami sa ilang lugar na mas mababa sa 1 metro. So yung subduction po natin dito is, kikita nyo po itong mga triangle na to. So parang pa-submerge po siya, pailalim. So pailalim po siya. So pag pailalim po is nagbabanggaan po yung mga, nagkisigisan po yung mga plates natin. So sure po, pag nagkisigisan po yung mga plates natin is nag-generate po siya ng earthquake. Makikita ang Philippine Trench sa silangan at kaluran bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, kaya nitong maglabas ng mahigit sa magnitude 8 na lindol. So yung nangyari po nung December 2 is 7.4, is talaga pong malakas, is very strong po na earthquake, which is destructive po siya. So ang pinakamataas po naging intensity is intensity 7 po. May mga historical events na po rin tayo rito, and in fact in 1921 meron tayong magnitude 7.5 earthquake and it produced a tsunami. We also have magnitude 7.2, it's almost on the same area, magnitude 7.2 in 1929. Farther north, we have magnitude 7.6 in 1952. And in 1992, meron tayong magnitude 7.1. So lahat po ito nag-produce ng tsunamis. Sa ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng PHIVOLC kung tuwing kailan nagkakaroon ng malakas na lindol sa partikular na bahagi ng trench. Hindi katulad ng sa fault na gaya ng sa West Valley na sinasabing tuwing 300 hanggang 400 taon gumagalaw. Wala pa rin instrumento o paraan para magbigay ng babala sa eksaktong araw o oras na tatama ang malakas na lindol. Kaya naman patuloy ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan gaya ng earthquake drills. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umapela si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ikonsidera ang amnestiya at resumption ng peace negotiations sa mga rebelding komunista. Si House Speaker Martin Romualdez naman, iginiit na dapat suportahan ng bawat Pilipino ang peace process sa CPP-NPA. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na walang katulad ang kasamaan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa Pilipino. Anya, hindi na mabilang ang mga sibilyan na naging biktima ng armadong pakikibakang isinusulong ng mga ito. Kaya umaapela siya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ikonsidera ang pagkakaloob ng amnestiya sa mga rebeldeng komunista. Ginawa nito ang pahayag sa 5th anibersaryo ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesiya ang daan sa kapayapaan. Ipinahayag din ng Vice Presidente ang kanyang hindi pagsang-ayon sa planong pagbabalik ng pamahalaan sa negosasyong pangkapayapaan sa National Democratic Front. Bunsod umano ito ng kawalan ng sinseridad ng mga rebeldeng komunista.
we appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Samantala, ang pinsan naman ng presidente na si House Speaker Martin Romualdez binigyang diin ang buong suporta sa desisyong ibalik ang peace negotiations. Dagdag pa nito, dapat bawat Pilipino suportahan ang peace process. Well, we support 100% our president's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. And that is what we all want. Nilagdaan ni PBBM ang proclamation numbers 403, 404, 405 at 406 na nagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde at insurgent groups. At kamakailan din nagkasundo ang Philippine government at NDFP na buksang muli ang peace negotiations. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sumipot si dating Presidente Rodrigo Duterte sa isinagawang pagdinig o preliminary investigation kahapon ng mga reklamong inihain sa kanya ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Ayon naman sa kanyang abogado, sa takdang panahon ay sasagutin ito ng dating Pangulo. Ang detalye sa report ni Dante Amento. Hindi kailangan na magpakita ng personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Piskalya kasabay ng preliminary investigation kahapon. Ayon sa abogado nito ni sa Attorney Harry Roque, hindi pa kasi nila natanggap ang summons o subpoena at ang complaint affidavit hinggil sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Teachers Representative Franz Castro laban sa dating punong ehekutibo. Sinabi naman ng abogado ni Castro na si Attorney Rico Domingo, dalawang babaeng abogado ang nagpakilalang kinatawan ng dating Pangulo sa ginawang preliminary investigation hearing. Nabigyan na rin anya sila ng kopya ng subpoena. Hindi namin sasabihin delaying tactic yon na ang kanilang sinasabi ay hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Itinakda ng Quezon City Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa December 15 ng alas 2:30 ng hapon. Sana nandito siya, no, para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no, makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang counter affidavit. Naghain ng supplemental complaint affidavit si Representative Castro dahil sa umano'y panibagong banta sa kanya ng dating Pangulo na umere sa TV program nito sa SMNI noong November 16. Ito yung laman din ng supplemental complaint ko, no? Inulit niya pa, nakalagay dito. Kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Samantala, ayon naman kay Roque, maghahain ng kanyang kontrasalaysay o counter affidavit ang dating presidente sa takdang panahon. Una nang sinabi ni Roque na may nakahanda ng sagot ang dating Pangulo sa reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaisa ang United Arab Emirates at ilang global donors sa ginaganap na United Nations Climate Change Conference o COP28 na maglaan ng pondo upang sugpuin ang mga napapabayaang tropical diseases sa mga bansa sa Africa. Samantala, wala pa rin malinaw na napagkasunduan ukol sa pag-phase out ng fossil fuels. Narito ang report ni Trisha Rino. I'm pleased today to announce that as a founding partner of Reaching the Last Mile Fund, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the United Arab Emirates, will commit $100 million to the expansion of the fund to reach all 39 countries in Africa
Nangakong United Arab Emirates ng 100 milyong dolyar at ilang charities kabilang ang Bill and Melinda Gates Foundation sa United Nations Climate Change Summit noong Linggo na aabot sa mahigit $777 million. Ang alok na pondo ay upang labanan ang napabayaang tropical disease at iba pang banta sa kalusugan, gaya ng malnutrition, malaria at pagtatae na inaasahang lalo pang lalala kalinsabay ng pagtaas ng temperatura ng mundo. Sa isang pahayag, sinabi ni COP28 President Sultan Ahmed Al-Jaber na ang climate-related factors na nauugnay sa klima aniya ay naging isa sa mga pinakamalaking banta sa kalusugan ng mga tao sa 21st siglo. Pinasalamatan naman ni World Health Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang makasaysayang hakbang ng United Arab Emirates. I thank sincerely the United Arab Emirates for taking this historic step and making health central to its COP28 presidency. Thank you, UAE, for being the pathfinder. Dismayado naman ang ilang environmental activists dahil wala pa rin malinaw na kasunduan sa issue kaugnay ng phase-out ng fossil fuels. Sa kabila nito, mahigpit na susubaybayan ng mga grupong tagapagtaguyod ng kalikasan ang minimithing kasunduan kontra fossil fuels hanggang sa pagtatapos ng summit sa December 12. Trisha Rio, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Balik na ulit sa armadong sagupaan ang Israeli forces at Hamas militants makaraan ng ilang araw na tigil putukan. Ayon naman sa ilang Israeli medical experts, posibleng nasawi na ang natitirang mga bihag na hawak pa ng Hamas. Narito ang report ni Rayjan Bolivar. Muli na naman nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militants sa Gaza Strip. Ito ay pagkatapos ng temporary ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Sa loob ng 7 araw na truce, 108 ang pinalaya ng Hamas na nasa 240 na kinidnap ng militanteng grupo. Kapalit naman ng pagpapakawala sa mga Palestinian na nakadetene sa Israel at bumugso rin ang humanitarian aid shipment sa Gaza. Subalit bagamat marami na ang napalaya, idiniklara naman ng isang 3-person medical committee na ang ilan sa mga bihag ng Hamas ay nasawi na habang hawak ng militanteng grupo. Pinanood ng medical committee ang mga videos noong October 7 at naganap ng mga senyales ng lethal injuries sa mga dinukot na hindi na nabibigyan ng atensyong medikal. Bukod dito ay naka-reference din ang testimonya ng mga hostages ng mga napalaya na. Layo ng pag-aaral na ito na mabigyan ng closure ang mga kamag-anak na naghihintay ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula naman na matapos ang truce, idineklara ng Australian authorities na 6 civilian at 1 army colonel ang binawian ng buhay habang biyag ng Hamas. Hindi naman ito kinumpirma ng Hamas at sinabing noong nakaraan na 12 ng hostages ang namatay dahil sa airstrike ng Israel. Hindi rin pinapayagan ng Hamas ang Red Cross na bisitahin ng mga hostage upang makamusta ang kanilang mga kalagayan. Nakuha naman ng Israeli forces ang labi ng 1 nahuling Israeli na sundalo at 2 civilian hostages, samantalang 1 sundalo rin ang pinawalan ng 1 rescue operation. Rayjan Bolivar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabalaan ng Canada ang mga mamamayan nito na mag-ingat sa paglalakbay sa Guyana malapit sa border dahil sa dispute referendum nito sa Venezuela. Alamin natin ang detalye mula kay Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. Bianca, good morning. Ano ang nakapaloob sa travel advisory na ito? Good morning, Kuya. Good morning, Celine. Sinabi sa travel advisory ng Canada na maaaring mag-deteriorate ang kalagayan sa seguridad sa border ng Venezuela at Guyana dahil sa hindi pagkakasunduan sa teritoryo ng Guyana Essequibo at ang idinaos na referendum sa Venezuela. Binabalaan din ang mga Canadian na mag-ingat at mag-monitor ng lokal na media para sa mga update. Ang idinaos na botohan ang sasagot kung sumusuporta ba ang mga Venezuelans sa pagtatatag ng 1 bagong estado sa Essequibo.
Ang Venezuela at Guyana ay nag-aaway sa teritoryo na ito sa loob na ng mahigit 100 years. Ang Essequibo ay mayaman sa mga mineral at nagbibigay ng access sa Atlantic Ocean. Ang Travel Advisory ng Canada ay nagrekomenda na gamitin lamang ang mga opisyal na border crossing sa Brazil at Suriname. At yan muna ang latest, Celine, mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa inyo sa Pilipinas. Bianca, meron bang mga safety precautions na sinabi ang gobyerno tungkol sa mga tao na pupunta sa bansang ito? Mm-hmm. Yes, Celine, sa ngayon, no, the Canadian government is advising Canadians to exercise extreme caution and to avoid unnecessary travel, no, dito sa region ng Guyana, especially to avoid its border, no, Celine, with Venezuela. Maraming salamat, Bianca Quijano, live mula sa Toronto, Canada. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Ecclesiastes, chapter 2, verse 26, na nagsasabi, "For God give it to a man that is good in his sight, wisdom, and knowledge, and joy. But to the sinner he give it travail, to gather and to heap up, that he may give to him that is good before God. This also is vanity and vexation of spirit." Sapagkat ang tao na kinaluluguran niya, binibigyan ng Diyos ng karunungan at kaalaman at kagalakan. Ngunit ang makasalanan ay binibigyan niya ng damdam na magpisan at magbunton upang maibigay sa kanya na kinaluluguran ng Diyos. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. Good morning, Kuya! Mga kasambahay, usapang pangkalusugan na at ngayong araw, kasama po natin ang ating naturopathy and wellness specialist, si Dr. Lulu Marquez. Good morning po! Morning, Dr. Good morning! Good morning! Sa mga nakikinig sa ibang bansa, good tanghali, ano ba, hapon, gabi? Good evening, kahit anong oras. Good evening. Good day. Lahat good day. Yan. Every day, good day. Ngayon, Dok, pag-usapan naman po natin ngayon, syempre, nauuso yung mga nagkakasakit at saka exposed sa kung ano-ano mga pollutions tungkol naman po sa mga free radicals and antioxidants yung pag-usapan natin. Correct, diba? Pag-usapan natin ito before eh, pero mas maganda yung kakalkalin pa natin. In-depth talaga. Yes. Detailed. Tapos ayaw mong may free radicals and antioxidants, umpisahan natin sa word na pasaway. Ayan ang pasaway. Pasaway. Bakit? Ang tao ba ay pasaway? Ay, ano ibig sabihin nun? Sige, bigyan mo ka example. Pasaway, hindi kagad sumusunod. Yung pag-uugali yun, di ba? What if sa pangangatawan ng tao, ano yun? Pagpasaway? May mga bawal, Dok. May tapos bawal. Kinakain pa rin. Yes. So, meron tayo itong magandang kodigo. Okay. Tapos sabi nila, pag P daw, di P-A-S-A-W-A-Y, di ba? Yung P would be mahilig sa pakarni. So, beef or pork. Mm-hmm. If you eat pork or beef every day, okay ba? Hindi. 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 Bakit? Kasi? Pasaway pala yung ganun, Dok. Maano siya, Dok, eh. Mahirap siya i-digest. Hindi lang yun. Di ba? Mataas sa kolesterol, etc. So, pwede yung paggalingan ng free radicals. Okay. Diba? Kahit na hindi po mga processed na meat, siyempre, processed meat or food with preservatives, di ba? Like, tocino. Mm-hmm. Ano mm-hmm. pa yung food with preservative? Tocino. Yung kinakain mo sa breakfast. Hot dogs. Sausages. Ano pa? Longganisa. Longganisa. May preservative yun, di ba? So, karni yun o baka, tama? Mm-hmm. So, yan ay sinasabing pwedeng mag-cause ng production ng free radicals. Mm-hmm. Okay? So, P, ano yung A? C. Sa pasaway? Pa, ako. A. Ikaw? Though? Alat. Alat. Very good. So, alat. May kwadigo tayo, di ba? Alat, Dok? May mga tao kasi na pag kumakain, kunyari sa bahay ka. Sobra naman. Tapos magkukumpling ka doon sa nagluto. Wala naman lasa to. Kulang ng asin. Tapos maglalagay ng asin sa gilid. Konti lang, Dok. Patis. Pati. Ayun. Yan, masarap din, Dok. Diba ako pampalasa na nga ba ako yan? Mahilig ka ba? Pampalasa. Ayoko doon na matabang, Dok. Patis, toyo. Maalat yan, di ba? Okay. Tama ba yan? Tama. Hindi. Ah, hindi mo. Hindi ko sayang. Minsan lang, kapag wala talagang lasa. Moderation siguro. Kapag walang lasa. Okay, kung sinasabi mo walang lasa, kailangan masarap, di ba? So, you are the victim of your tongue. Tama ba? Yun. Meron nang ganun.
ganun, Dok, no, sinasabi nila meron na mataas masyado yung panlasa sa alat. Dahil ba yun, dahil mahilig siya sa maalat, kaya parang pati yung panlasa niya tumataas. Correct, okay, mm-hmm. Diba? So, you're the victim of your tongue. Diba tipong hindi ka makakain na hindi masarap? Opo, victim ka ng dila mo. Paano naman kung nasa ospital ka? Ayan. Wala. Wala lasa. Ayun yung tama. Wala lasa. Ayun yung tama. Ba't kasi mangot ka? Hindi masaya. Parang hindi mo carry ah. Sa PA, ano yung S? Yung S-I? Soft drinks. Yun, soft drinks. Soft drinks, yes or no? Lahat naman talaga, Dok. Yes? Hindi ako mahilig, Dok. Hindi ako nakakaulog. Pero karamihan ng mga... kasi edad niyo. Pinapapalit sa tubig. Hindi na nag-water. Parang staple na. Yes. No? Parang after meal. Pagkakain, di ba? So, lalo pagka mga, yan ang pagkain, yung parang mga pang-boodle fight. Yeah. Bakit ba nang sa soft drinks? Para daw? Madighay. Madighay. For digestion daw. I like that. Okay. Yung mami ko dati, mami ko, matanda na rin yun, no? Dati mahilig sa soft drinks yun. Mami, tama na ang soft drinks. Anak, kailangan kong mag-burp. Yan, ang soft drinks? Oo, kailangan mag-burp ako. Mami, stop it na. No, pinistop ko naman. Opo. Okay? So, maliban mo sa burping, no, hindi naman yun yung reason, is mataas ang sugar content. Okay? So, pagka-problema ka, so, habang bata pa, wag na. Okay? So, PAS, ano yung isang A? Alak. Yan na. Ito talaga. Alcoholic ka ba? Beverages. Nang konti? Tubig lang po. Tubig lang din po ako. Tubig lang. Water. What if you are in an event tapos napainom? Paano yan? Iiwas po. Hindi ko eh. Hindi din. Okay, good for you girls and guys, no? Pero most sa mga edad ninyo ay party-ational drinkers. Right. So, occasionally pwede naman. If you drink moderately, okay lang naman din yun. Yung iba kasi na pag umiinom, kulang yung isang bote, dalawa, tatlo, tatlong bucket. Parang hindi. Pero mas maganda doon kung wag na lang. Wag na lang. Tubig na lang. Tubig na lang. Sa PAS, ano yung W? Ayun na. Naku. White rice. Unlimited rice ka ba dyan? Ako, Dok, ngayon nag-brown rice ako. Brown rice. Bakit? Bakit? Kasi ano, may access ako, medyo malapit po sa amin yung bilihan ng ano, may brown rice access. Wow. Mahal yan, ha? Ano meron ba? Ano yung price? So, white rice. Sakto lang. Parang, ba't masama po siya sa ating bayan? Kasi yung white rice, masyadong polish. Di ba, pag brown rice, di ba, may mga, you know, pag may talikap pa, ganun. Mas okay, yung mas healthier. What about you? Ako, Dok, kasi, nagle-less rice po talaga ako. Na white rice po. Ang ginagamit ko po is black rice. Kasi, una po, pagka nag-white rice po ako, una nga, paparami po ako ng kain. So, nawawalag po ako ng consult. Tapos, pangalawa po, parang may tendency po ako, Dok, na parang namamaga sa white rice po. Ganun. Ikaw? Hindi po ako nagko-control sa white rice. Ako din. Me too. Actually po, lagi po ako nag-extra rice. Nakikita po nila yan. Okay. Mahilig po ako kumain. Ewan po po. Pero maganda yung katawan mo. Hindi ka naman mataba. Ha? Malakad po siya. Baka ngayon lang to do. White rice. Pero applicable po ba yun sa ano lang, sa rice lang po? Paano pa sa ibang mga carbs na parang white bread na mga... Mas isasamagpasta. Sa anything white, pag sobra, hindi maganda. Okay. White rice, white bread. Anong? Okay. Patatas. Ay, talaga. Yes. So, yung patatas kasi, di ba, may white potatoes. Meron bang sweet potatoes? Ano yun? Yung kamote. Kamote. Yun ang kainin natin. Mas okay. Instead of that, patatas. Nakuy, may hilig sa french fries. I don't know, unhealthy. Okay, so problema yon. O kung kamote, yun na. Okay. Pero mas magandang kamote kung nilalaga, tama? Yes. Hindi din prito. Kasi walang ididip sa asukal doon. Naman. Yun lang. Bumalik din sa pasukal. Sugar din. Meron na kamote na niluluto doon sa sugar. Na kamote cue. Kamote cue. Pero mayroong klaseng kamote na matamis na talaga. Yung matamis. At may kulay. Yung kamote na. May dilaw, may violet. Matamis. Sweet potato. Ilaga mo lang and then eat it as it is, right? So ano yun? A, ala tulog, ala exercise. Ay, yun na. O, is ikaw? Ay, maano po ako sa tulog. Hindi ko po dinideprive sa rin. Marami kang tulog, walang exercise. Exercise po, lagi po ako naglalakad. Ay, okay. Exercise yun. Ikaw? Ako naman, Dok, at least 3 times a week nakakapag-exercise. Tsaka tulog, okay naman po ang tulog ko. Sports-minded ka, tama ba? Apo, nasan basketball sila. Basketball. Kami po ni Joshua, kami basketball. Pero sa tulog, Dog, baka may problema ko sa tulog, Dog. Eh, ba yung tulog? Bakit? Hindi,
feeling ko hindi ko na ako-plenty. Installment? Oh. Yung tulog kasi, kung meron kang at least 6 hours na tuloy-tuloy, natulog, uninterrupted, okay yun. Yung 6 hours, Dok, minsan less. Pero yung, kunyari, yung 6 hours, hindi siya tuloy-tuloy, Dok. Para minsan nagigising ako. Yun ang problema. Yun okay? So, medyo i-rest mo yung brain mo. Marami kaya tayong iniisip eh. Ay, siguro. Oo, ano ba iniisip mo? Ito pong mga co-host ko po. Problema ba kami? Lagi mo ini-miss ko lang po. Parang ini-miss ka ba? Meron yan naman, Dok, pero lagi pong hindi siya quality sleep. Ay, hindi. Why do you say walang quality? Kasi ano po, madalas marami po, meron pong ginagawa bago matulog, tapos nagpo-phone pa ako. Ayan. Pero busy ako kailan po. Kailan ba niyang lahat yata? Iwanan mo yung telepono. Kaya, Dok, pwede na ako pagalitan niyo po ako dyan sa alatulog. Alatulog, ala-exercise. Eh, ano yung why? Ayan na, yos. So, alatulog, you don't smoke. Mga bisyo talaga. Pero, marami pa rin nag-smoke. Ay, kung vape, Dok. Easier. It's sigarilyo yan. Or vape, parehong bad. Okay? Kasi gina-justify ng iba, no, vape is good. Yan, mabango daw. Healthy daw. Healthy talaga, sinasabi. Mas healthy yun yung term nila. Pero hindi nila sinasabi na healthy. Tapos sabi nila, hindi daw masyado nakaka-affect sa mga nakakalanghap din ng uso. Kasi di nga daw, hindi naman daw ganun ka, second yung hand smoke amoy. Yeah. Pero still, ganun, totoo ba yun, Dok? Na walang siyang second hand smoking? Meron pa din. And harmful rin po yun para sa mga mismo. Diba? Kung may first hand smoke, may second hand smoke, may third hand smoke. Third hand smoke would be yung naiiwan sa yung damit amoy po sa damit, di ba? That's terrible, ah. Yung sinasabi natin, pagiging pasaway, magkakaroon ka ng maraming free radicals. Okay? So, yung free radicals na yan, actually exists in our body. Tama ba? Okay. From the time we were born. Okay. And then, padami ng padami yan, pag nagkakaedad na, nagkakaproblema na, marami na. Mm-hmm. So, kailangan siya ay man-neutralize. Tama? Okay. Paano siya man-neutralize? By having antioxidant. Okay? Sige, laksan-laksan mo. Ano mo yung sabat eh? Antioxidant. So, antioxidant. So, pag nag-oxidize ka, you'll get sick. Example ng anong sakit? Pag nag-oxidize. Ubo. Ubo. Ano pa? Yeah. Bababa na immune system eh. Kasi nasabi niya ubo eh. O ano pa? Sa dry skin daw. Dry skin. Okay. Ano pang malala? Bigyan mo na malalang sakit. Cancer. Cancer, yeah. Diabetes, hypertension, cataract, osteoporosis, osteoarthritis. Lahat na. Daming lahat. So, these are called chronic degenerative diseases. Yeah. Okay. Kasi sa oxidation yun. Okay. Because you oxidize. Diba? So, sinabi nila sa akin, o tinanong ako, Tiktor, ano ba mga pangalan ng free radicals na may pangalan ba? Kinalanin natin yan. Para alam natin. There are about 8 na free radicals. Okay. So, I'll give you a name. Okay. Okay. So, parang hindi natin makalimutan. Para yung remember, ha? So, may pangalan pala yan. Okay? Yung pangalan niya, ikaw magsabi ng isang pangalan. Sige. Yung isa, Dok, ay superoxide radical. Correct. Isang superoxide. Ano pa? Hydroxyl radical. Hydroxyl radical. Nagbabasa mo ba yung susunod? Peroxyl radical. Tama. Yung pang-apa. 1, 2, 3, 4. Hydrogen peroxide. Pero kung ano, Hydrogen nga ba yun? Hindi ba, alam mo? Ay, para sa sugat mo. Pang-cleaning. Oh, okay. It's a free radical. Free radical siya. It's produced by our body. So, meron ding singlet oxygen, nitric oxide, peroxynitrite, hypochlorite. May ibang familiar, Dok. Yun nga, yung peroxide. Oh. Doon ka familiar, sa yung peroxide. Mm-hmm. Okay. Pero yung pinakapasaway dito, yung tinatawag na superoxide. Super kasi siya. Radical. Super kulit. Yes. Super pasaway. Super. Hydroxyl radical at super singlet oxygen. Okay, sabihin ko lang sa inyo, no? Yung free radicals na yan ay, it's all about oxygen. Okay? Ang free radicals, ang tawag din dyan ay reactive oxygen species. R-O-S. So, it's all about oxygen. So, ibig sabihin, oxygen, okay na. Kailangan natin yun. Kailangan natin yun, di ba? So, oxygen is your friend and your foe at the same time. Kaibigan mo yan at kaaway mo din. Ano nangyari yun? Okay. So, yung oxygen, friend mo yan kasi patay ka kung walang oxygen, di ba? You breathe that. Pero once ginamit ng katawan mo yan, kaaway mo yan. Nagiging free radical. How is that so? Because, ilan ang electrons sa oxygen? 2? Sige, pahula. Ilan ang oxygen electrons? Pahula. Mahina talaga ako dyan sa film na yan. 8. 8. Okay, 8. Sinasagalan lang naglalaro sila. Di ba? 2, 4, 8. Okay. So, 8 yung electrons. Pag nagamit ng katawan mo yan, nagiging 7.
na lang yung electrons. Okay? Free radical na siya. Kapag cool anong out? Gagawin niya? Kailangan niya ng electron donor para maging 8 siya ulit para hindi siya mag-cause ng damage sa katawan. Okay? Ang tanong, saan niya kukunin yung isang electron? Magnanakaw yan sa katabi niyang cell. Another oxygen atom. Okay. Nanakawin niya. So, 8 na siya, di ba? Ah, hindi na ako free radical. Yung ninakawan niya, naging free radical. So, it's a chain reaction, nakawan na nakawan, ng electrons. Okay. Okay? So, kailangan meron electron donor. Okay. Para laging balance. So, ang tanong, electron donor, saan magagaling yun? From the antioxidants. Okay? So, you need lots of that. Yes. Naintindihan? Okay. Ang tanong, saan ko kukunin yung antioxidant? Okay. Yung katawan natin, since we normally have free radicals, right? Okay. So, antioxidants, meron din yan sa katawan natin. Normally. Kaya lang, kulang. So, you have lots of free radicals, kulang ng antioxidants. Ito pa. So, yung free radicals pala ay normally produced for our body. At nakukuha din yan sa iyong kinakain, sa iyong iniinom, sa radiation, sa cellphone. Si tama? Nako. Do you sleep with your cellphone? Yes, doctor. Kasi yung alarm ko, nakatulugan mo lang. Ako rin eh, alarm. Ikaw din. Alarm ko. So, remember yung electromagnetic radiation can cause problems sa katawan natin. Ako na nga. Nilayo. Patayin, di ba? So, free radicals yun. Ano pa? Ano pa? Pollution na panggit mo kanina. All of these are free radicals. Ngayon, yung antioxidants na yan, meron, Tita Doc, sabi mo meron yung katawan. Meron. So, hanapin natin yung pangalan na para matandaan mo, ha? Ano bang pangalan ng antioxidant sa loob ng katawan natin? Eto, bigyan kita ng listahan para hindi nyo makalimutan para tayo nasa eskwelahan. Para tayo nasa eskwelahan, ha? Okay? So, yung pangalan ng antioxidant sa katawan natin ay, nababasa ba? Yes. Superoxide dismutase. And then number 2, catalase. Number 3, glutathione peroxidase. Correct. Okay. Mga ACE sila doon. Okay. Kalaban. Kasi enzyme yun. Oh. Okay? Diba anything na may ACEs, enzymes yun. Yun yung tinatawag na antioxidant sa loob ng katawan natin. Okay. Okay. Okay? Ang problema, kulang. Ano yan, Tita Doc? So, you can get it from the outside source. Paano? Fruits? Mga kinakain natin. Usually, supplements. Correct. Okay, fruits and veggies and food supplement. Okay ba? Pwede naman din. Kung hindi ka maayos kumain, mag-food supplement ka. Tama? So, now you understand. Yeah. So, free radicals, kailangan may antioxidants. Yeah. Okay? May tanong ka ba? Opo, Doc. Paano po nagpo-produce naman po ang katawan natin ng antioxidant if hindi po siya manggagaling sa food, for example, quality sleep or exercise? Paano po yung magiging, parang magpo-produce ng antioxidant ng katawan natin? Normally, yung katawan natin, no, during the metabolic process or physiological process, talagang normally we will have our own antioxidants. May mga enzymes yan eh, produced by our body. Yes, okay? Kaya nga lang, sinasabi ko kanina, kulang. Tama? So, kailangan meron ka. Example, ano antioxidant? Sabi mo, tini, prutas, gulay. Fruits. Sabi mo, okay? So, anong klase? Yes, anong mga prutas at gulay to? Correct. Dapat ang source niyan ay mataas sa, let's say, vitamin E, dapat, rich in carotenoids. Tulad ng beta-carotene. Saan galing ang beta-carotene? Anong pagkain? Sige nga. Sa carrots. Carrots. Tama. Yung kamatis. Anong meron doon ng carotenoid? Ay, hindi ko. Lycopene. Lycopene. Tama doon. Sayang, nag-doubt ko eh. Sabi ko mo lycopene. Lycopene. Meron ding tinatawag na lutein, di ba, para sa mata. So, may mga particular na mga tinatawag na compounds that can be an antioxidant. Yes. From the fruits and vegetables that we eat. Ito, meron isang carotenoid. This is a powerful antioxidant, carotenoid. Maraming klase yan eh. Nabanggit mo na yun, carrots, kamatis, diba? Mushroom, etc. What about yung carotenoids coming from algae? Ba? Spirulina. Meron ba? Spirulina. Okay, meron yan. Okay. Okay. At hindi ka naman magkakain ng algae, tama? Oh, yes. Pero yung kumakain ng algae, makukuha mo rin yon from salmon, from crabs, from shrimps, rich in carotenoid yan. Okay. Okay? So you eat that. Seafood. Most about dok yung mga seaweed. Seaweed is also good. Yes. Okay, you like seaweed? Yes. Paano mo kinakain yung seaweed?
ano po, may konting vinegar. Parang salad lang siya, Dok. Yes. Lato. Lato. Parang hindi mo type, ano? Kasi mangot ka. Sarap. Gusto ko yun, Dok. Lato. Tapos gagawin parang lato. Salad. Huwag lang. Yeah. Meron seaweed na parang crunchy. Ano mo yun? Yes, Dok. Nori? Oo, nori. Yeah. Yeah. Yung nori po. You eat that too? Hinangayo ko, Dok. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko gusto yung lasa niya. Meron iba-ibang flavor yan. Pero may wasabi flavor, di ba? May iba kasi, Dok, malansa, di ba? Ganoon naman din lasa ng lato eh. May ganun siya. Siguro kasi pag sinalad na siya, may iba siyang kahalo, hindi ko siya masyadong natan. Pero sa ibang kalasa, mami, kikwento. Pero Dok, lagi nababanggit yung kape at saka dark chocolate daw, antioxidant. Totoo ko. Okay, okay. That's a good question, ha? Pag sinabi natin kape, okay. Yung kape na yan is good, pero if you take more than 2 or 3 cups of coffee, hindi okay. But saka yung kape, pag maraming asukal, gatas, sabad yun. Kaya mo ba brood? Kaya mo brood? Ako. Brood na lang. Huwag mo nalagyan ng kung ano-ano pa. Ikaw, kaya mo brood. Milk po na medyo coffee yung sa... Mas maramang po yung milk kaysa sa kape. Mas maraming milk. Oh, po. Hindi ko po, hindi po kasi ako mahilig sa kape doon. Oh, mag-milk ka na lang. Huwag nalagyan ng coffee. Milk, totoo. May gatas na mag-coffee. Naman, mag-gatas na. Ako, Dok, black coffee lang din po. Black, no sugar. Walang sugar, walang milk. How many times a day? Ako, Dok, siguro pag kailangan ko lang ng energy. Pero on a daily basis, hindi ako nagka-coffee talaga. Okay. Once a day lang. Parang kami once a week kami, Dok. Parang once a week. Oo, ganun. Mga once a week. Once a week. Right. What about you? You like coffee? Opo, Dok. Pero nag-switch na. Nag-switch na po ako ng caffeine ko sa... Medyo calming caffeine yung matcha po, Dok. Alam mo, marami umiinom ng coffee sa mga... Ayoko na magbanggit ng brand. Coffee brand, di ba? Do you go there? Like, you know, baka, macchiato, blah, blah. Opo, pero iba yung binibili. Huh? Iba po yung binibili, hindi coffee. Hindi coffee. Mga ano, mga... Matcha. Matcha, yan. What about 3-in-1? Refresher. Ay, hindi. Hindi po, Mike. Hindi din, Dok. Hindi, naamoy ko pa lang po kasi yun, Dok. Nagsusuka na ako. The 3-in-1. Ay, huwag tayo magbanggit, pero alam mo na yun. Yeah. 3-in-1. Yung chocolate. Okay, yung chocolate naman. Yeah. Hindi ko kaya ng dark, Dok. Dark chocolate. Huwag kang mo. Pasaway ka talaga. Parang lahat ng bawal yun yung ginagawa ako. Ano ba to? Pasaway. Yung ano. Ilan na ako. Kasi narinig ko nga maganda daw yung dark, pero hindi ko talaga kaya, Dok. You have to learn the taste of it. I-adapt mo siya. Kasi ako ganun din nung una eh. Pero nung iniisip ko, ay, this is good for me. Then, okay na. Okay? So, manggagaling dapat yung dark sa cacao. Yes. Tama? Yeah. Okay. Ano po, Dok, yung percentage po dapat nung dark chocolate? Kasi ba po may iba-iba, parang 70%? Yes, ano po, okay, yung recommended po? The higher, the better. Di ba? May 95 kaya. Mas mapait yun. Mas ayaw mo yun. Opo. Parang kape lang talaga siya. Kaya mo yun. Kaya mo. Kakayanin, Dok. Kakayanin. Opo. So, meron naman chocolate na gano'n. Meron din iniinom. Ayun ba, kaya ko po yung chocolate. Kaya. Teo Broma coffee, Teo Broma drink, may mga ganun eh. Matablea, tapos tutunawin. Ay, sandali lang. Ayun okay. Na nga. Ayan. Yung ano, yung pagdating sa mga kakao-kakao, depende sa source mo. Yeah. Okay? Okay. Sabi ng iba, ay, Doktor, ano, bibili na lang ako ng cacao fruit doon sa palengke, di ba? Tapos yung seed, pinapatunaw, dudurugin daw, and then yun na. Hindi ganun yun. Dapat yung pure extract mismo ng cacao seed. Kasi yung seed ang kailangan, di ba? Opo. Okay, kailangan yung tamang extraction nun. Kasi bakit? Napakataas ng cholesterol noon, napakataas ng fat noon, kung hindi so, tama ang process. Saan yung extraction nun, Dok? Darang tamang yung extraction niyan. May freeze drying, okay? Tama dapat yung source. Okay? So, yung mga when process, you do that, may mga process pong ganun, no? Parang sachet lang. Freeze drying, yes. Important yun eh. Hindi yun basta ikaw na lang gagawa. No. Okay. No, hindi siya healthy. Mataas ang cholesterol at fats ng cacao. Okay. Okay. So, ganun lang. So, anong favorite mong drink ba actually? Cacao or coffee? Hindi po talaga akong mahilig sa ano. Umiinom lang po ako ng coffee para pag magbabasketball. Yung chocolate, di rin ako mahilig masyado. Yeah. If you drink the cacao drink, okay yan. Okay? The healthy yan eh. You just have to know the source kung ano yung magandang brand. Okay? Very important. Eh. Very high in polyphenols yan. And very good antioxidant, anti-inflammatory pa. Tama? Dok, sa supplements, ano pong highest na meron po ng antioxidant na readily available po sa atin pong mga pharmacy? So, ayoko naman magsabi ng pangalan ng brand. Okay? Ang importante is you have to know kung may polyphenols yan. Okay. Okay? And syempre,
pag mas mataas ang polyphenols, maganda yung pinanggalingan ng company, baka mas mahal. Tama, di ba? Ayun lang yun. So you have to be more, alam mo na. Pipili lang if branded or generic, ganyan. Tama, hindi ba? Pero Doc, ang vitamin C po, highest po ba siya sa mga antioxidants po na vitamins natin? Okay, so ito na. Okay. So when you say na kailangan mo i-neutralize yung katawan mo, iniisip mo lang vitamin C, sabi niya. Yeah, po. Mali, kulang. Okay? Vitamin C is very good, pero not enough. Okay. Remember, yung cells natin kailangan ng enough nutrition. Mm-hmm. Not only vitamin C. Okay. It needs more of the minerals. Ano pa po ba yan? Okay? So, pag sinabi mong cellular nutrition, kailangan ng carbohydrates. Tama? Mm-hmm. Okay. How much carbohydrates? Unli. Yan ang hindi ko alam. Yung alam. 17%. Carbohydrates is dapat konti lang, mga 1.5% lang. Oh, okay. Yung protein, you're talking about carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, and water. Mm-hmm. Okay, so lagyan natin ng percentage, ha? Okay. Yung carbohydrates dapat 1.5% lang. Mm-hmm. Ay, konti, ah. Mm-hmm. Yung nasabi ko nga, bawal ng kanin, di ba? Yung protein, at least 17% because of the amino acid. Okay, 17%. I-imagine ko na yung plato ko, Dok. Oo nga, kailangan maayos. I-imagine ko na, 1%, 17%. Yung fats, dapat good fats. Apo. At least 14%. Okay. 18.5 plus 14. Mas okay, less so you need more of the protein and the good fats. Okay. Mm-hmm. Right? Yung vitamina, less than 1% lang. So, huwag mo yung pagmalaki sa akin. Na vitamin C lang ako, tita, Doc. No. Okay. You need more of the minerals kasi they should be at least 6%. Kita mo yung anlayo, di ba? Opo. And water, 61%. Yun yung the rest. Ah, okay. 39. Kapag, ang galing. Kaya pala, you need maraming water. Kaya pala, pasaway talaga tayo, B. Tama, may water tayo dyan, di ba? Ano lang, prox lang po yan, Doc. Hindi na naiinom. Hindi, pero Doc, may nina kami sa tubig. Paano po ba yun? Kasi meron, Doc, na sinasabi nila, parang nalulunod naman sila kapag sobrang dami. Sino kaya yun, Tini? Ako na lang. Kasi, Doc, parang pag nasobrahan po ako sa tubig, bago isang inom, nasobrahan ako sa tubig, nagsusuka rin ako, Doc, para ako maduduwal. Ilang gaano kadami na ba na inom mo? Baka more than 3 liters na yan. Hindi naman, Doc. Baka lang parang kahit nauhaw ako ngayon, tapos iinuman ko ng dalawang straight, tapos biglang parang ako, naduduwal na. So, lagyan mo ng konting panlasa, lagyan mo ng konting calamansi, pigaan mo, or lagyan mo ng konting honey, pwede siguro, no? Okay? Huwag kang maghahalo ng mga juice na nabibili mo lang sa grocery. Powder. Yun. Kung meron kang turmeric powder, lagyan mo. Lagyan mo na ng lasa. Anong gusto mo? Luya or turmeric, ititimpla ko siya. Kalamansi. Mahilig siya. Kalamansi, Doc. Kalamansi. Kalamansi lang din. Or pipino, Doc, di ba? Yung lemon. Ah, infused water. Infused water. Yung mga ganun, Doc, nakakatulong din po sa metabolism. No? Naman. Digestion. Oo. Digestion. So you poop better. Tama ba? Metabolism eh. Pero Doc, halimbawa, hindi mahilig yung tao sa turmeric. Ganyan. May makukuha ko po ba yun? Yung sustansya na meron ng turmeric sa ibang mga parang substitute. Alternative. Ano yan, Doc? Hindi kasi ako nagto-turmeric. Okay. Ginger kasi alam nila yung lasa, yes, parang do. Weird yung lasa, di ba? Mga salabat, Dok, hindi ko kaya to. Yung salabat, wag na yan. So you think of others, like, nandiyan naman yung orange, nandiyan yung pera, nandiyan yung peaches, right? Okay. So, tulad ng ginagawa mo, pwede kang mag-osterize. Meron, alam mo yun, yung pag nagtimpla ka ng... Kumuha ka ng maraming klaseng prutas. Mm-hmm. Tapos yun, i-blender mo. Opo, parang smooth. Yun ang gawin mo. Ayaw mo ng tubig eh, di ba? Ano ba yun? Kaya ko po yung tubig, yung turmeric po, hindi ko talaga kaya. Forget about turmeric. Iba ng prutas na lang. Marami naman replacement. Pero Doc, kapag ano po ba, yung mga watery na fruits and vegetables, mas mataas po ba yung antioxidant nila compared sa mga hindi ma-watery na fruits and vegetables? Yeah, okay. Actually, basically, the same lang yan. Ah. So, depende kung if you want water-based fruits, okay? Yan yung mga dapat iniinom ng mga diabetic. Okay? Kasi meron fruits na malaman, tulad ng mangga. Mangga. Oh, yan ang number one. Hindi yan pwede sa mga diabetic. Hindi kaya. Okay? So, what are the water-based fruits ba na okay? Watermelon. 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 Ano pa? Singkamas. Mansanas. Di ba? Pero hindi po mataas ang sugar ng mansanas?
Huwag kang nagkakain ng madami, di ba? In the yung, right amount lang. Right. Mm-hmm. Yung saging is good kasi yes. potassium yan, di ba? Mas okay ba, Dok, ang saging na saba? Oo nga, no? Yes. Hindi kumakain nyo ng saba na hindi niluluto, tama? Ako, Dok, paborito ko yun. Hindi niluluto? Hindi naman talaga niluluto. Basta malamot lang. Kailangan malutuin muna yun. Kaya? Hindi ko alam. Gusto mo? Masarap yun. Gusto mo piniprito? O, yung parang ganun. May iba nilalaga. O, pinapapako yun. Laga, laga. Hindi, kahit ganun. Pwede. As is lang, o. Oh. Eh, maraming klaseng saging, eh. Saba, ano pa, latundan, lakatan. Senyorita. Senyorita. Mm-hmm. Ano gusto mo? Senyorita. Senyorita po. Tsaka yung hindi sobrang, ano, Dok, pag kinagat, eh, parang wala ka ng kin... Parang pag kinagat ko siya, ngunguya pa ako, yung hindi sinisip-sip na lang. Kasi ayoko nung... Ano yun? Ayaw mo nang ginagawa. Ayaw mo nung parang sisip-sipin ko na lang. Tapos natutunaw siya. Gusto ko yung ninunguya ko hindi, talaga siya. Hindi, tapon mo na yun pag gano'n. Ano yung mga saging? May ganun kasi yung mabilis siyang matunaw ano sa ano mo. Yun? Yung pag kinagat mo siya tapos parang mabilis siyang matutunaw, sobrang malambot na. Hindi, talaga si makasambayan mo yun sa comment section kung anong saging ba yun. Kaya sabay favorite ko rin talaga. Ito na lang kainin mo, avocado. Ang hirap lang kumarap ng avocado, Dok, na parang maganda. Minsan yung mga avocado. May mga avocado na parang dami-daming parang ugat, parang ugat-ugat. Yun nga, Dok, eh. The question about sa mga frozen na mga fruits, ganyan. Kasi minsan meron po, may mga berries po tayo kasi hindi naman po available sa atin. Pero alam naman po natin na healthy din po itong mga berries po natin, Dok. Very talagang healthy yan. Pero yung ano po ba, hindi po ba nababawasan yung antioxidants na kapag frozen. Pag frozen, hindi naman. Pero the fresh, the fresher, the better, right? Mm. Pero kung frozen naman, dahil galing sa ibang bansa, yes. Hindi kasi masyadong okay. Oh, right? Mm. Ano ba ang berry ang okay? Blueberry. Lahat ng berry okay, di ba? Raspberry. Raspberry, ano pa? Cranberry. Ito pa, maliban sa mga berry-berry, nuts ang good. Yeah. Ano klaseng nuts? Dok, yan ang Brazil din. No? Kasi may nuts na mura, may nuts na mahal, tama? Ano yung nuts na mahal? Mani ang naiisip, Dok. Brazil nuts. Brazil nuts. Siya peanuts daw. Walnut. Walnut. Almonds. Anong gusto mo? Pecans. Almonds. 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 Pili. Pili. Oo, pili nuts. Ako, Dok, yung mga ano lang, hindi ko nga alam kung yung tawag eh, yung mga nabibili lang sa ano. Adobo. Adobo. Peanut, Dok, yun, peanut. Diba yung adobo? Peanut kasi, Dok, hindi siya true nut. Adobo. Diba? Yeah. Peanut pala, Dok, peanut. Ito ko yung sumunod na adobo na. Adobo na suggestion. Ibang hindi adobo. Adobo na. Naku, Dok, baka saan pa tayo mapunta? At maraming. Pero, Dok, baka saan pa tayo mapunta? Punta na tayo dito sa ating social media questions. Ang saya ni Joshua, sana all. Question po from Lani Santos. Dok, ano po kaya mainam na kainin or juicing po para po sa bata na madalas magkaroon ng tonsillitis? Iniiwas na po namin siya sa mga in-advice na iwasan, pero nagkakaroon pa rin po siya. 7 years old po siya. Thank you so much po. Yeah, so let's see. More into the juicing, di ba? So, umiinom ba ang bata ng ginujuicing? Ako, madalas yun. Mahirap pa yun. Ibang juice. Alam mo yan, 7 years old. Nakatetrapak yan. Nakatetrapak. O kaya tinitimpla, di ba? So, ganito yan. Kung, yun ang isa sa matter of talking to your child, tama? Oh. Hindi yung pinapagalitan mo habang umiinom, hindi inom yan, di ba? So, you have to talk to your child na healthy yan, et cetera, lalaki ka, gaganda ka, yung mga ganun, ganun style. Di ba? Pag lumaki ka, gagwapo ka, inumin mo to, hindi ba iinumin mo, tama? Inumin mo ba? Ay, bata naman. Mayroon pa So, anyway, yung nagtanong dito, pwede ka naman mag-juicing, no? Different kinds of fruits, pwede po yan. No, umpisa mo sa saging, no? And then, haluan mo ng mansanas. Okay? Hindi naman bagay ilagay yung pondkan doon eh, di ba? Kasi mahibla, right? So what do you think? Ano pa ilagay? Water-based fruits. Dok, maganda ba na sa simula, bawat papainumin mo sila mga biglang lalagyan ng celery kaya natutulungan yung bata. Oo, di ba? May ganoon kaya parang natutulungan yung bata na ayaw na kapag nakakakita siya na nagsishake yung parents niya, hindi kagad masarap. Tama ka dyan. Okay? So, narinig niyo po, Tini, ano yung tama advice. Very nice, Tini. Sige, ito naman po, Dok. Another question from Len De La Cruz. Dok, ako po ay 33 years old. Question lang po kung ano po kayang mga pwedeng remedies para po sana sa burp po ng burp. At parang acidic po kapag bagong gising. Halos 2 days ko na po kasi itong nararanasan. Marami pong salamat, Dok. Yeah, so ang problem nito is gastric acidity. Okay. Okay. Eto na, importante ay kulang ka ng probiotics. Ayan. That's why yung gastrointestinal system mo, wala.
No? May reklamo na. Probiotics are what? Diba? Ito yung tinatawag na healthy bacteria. Kulang po yan. Kaya burp ka ng burp, acidic yung tummy mo. So you need more of the probiotics. Right? Mm-hmm. Ngayon, sabi nila, Tita Doc, paano ba yung probiotics na yan? Iinom ba ako ng, may iniinom na may probiotics eh. Basta yun, diba? Pero may iniinom talaga rin na parang supplement, Doc? Meron din. Meron din naman ganun. If you have a supplement, good supplement na probiotics, okay yan. Yeah. You eat more of the kimchi. Yeah, fermented. Yeah, kimchi is probiotics din yan. Okay. And fermented pickles, yeah, may probiotics din yan. Mga atsara natin. Atsara. Pwede din. Tsaka, Doc, yung mga prebiotics, tama ba? Yung kinakain naman ng, oh, ng probiotics. Tama. Okay. Para dumami sila. Pre and yes. Alright. Iwas tayo sa ganun. Mm-hmm. Right. At hindi pwede magsa-soft drinks. Soft drinks yan, mga may gastric acidity, ha. Nakakapin na. Doc, na yung coffee po na mga 3-in-1. Iwas yan. Iwas po. Okay. Ito naman, Doc, question galing kay Vicente Aguilar. Ikakonsulta ko lang po sana kung ano po ang pwedeng home remedies po para sa matigas na ubo. Kagabi lang po ito nagsimula at medyo makirot din po kasi sa dibdib. Kapag naubo po ako, may runny nose din po ako at para pong lalagnatin. Salamat po sa mga advice. Naku, sandali. Medyo nauuso na naman ngayon yung virus niya. Totoo. So it's important is to be boost your immune system. Okay. Kung matigas yung ubo mo, problema yan. Kailangan natin ng, alam mo yung iba, nag-steam inhalation. Okay? Ngayon, kung yung ubo mo naman naging productive at kulay dilaw o greenish, kailangan mo ng antibiotic. Tama? So you drink more of the water. Lots of water. Hindi soft drinks. Ay, hindi din kape. Big lots of water kasi matigas yung ubo niya eh. Right? And ano pa? Nilagnat na. At kailangan mo din uminom ng paracetamol at least every 4 hours hanggang sa mawala ang lagnat. Okay? Nangihina ka, then nag-start ka na ang tinatawag na ang immune system mo bumaba. So, boost it up. At saka, baka makahawa ka eh. Tama? So, iwas ka muna sa mga anak mo, sa asawa mo. So, kumain ka ng maraming prutas. Yan. Hindi ng mga processed food. Tama? Si Chichiria to. Chichiria, wag. Ano, gusto mo Chichiria? Hindi ako maniligtong. Hindi ba? Sure ka? Opo. Okay. Sure. Ito, okay. Maka hindi sure. Hindi, Doc, hindi po ako nag- Healthy po yan. Yan po, isa sa pinaka-healthy sa amin. Medyo lang, medyo. Hanggang dyan na lang po yung tanongin nyo. Kasi pag ikaw na. Yun lang. At least, mabait yung mga natin. Kasi mahilig po ako. Pasaway po talaga ako. Pero, babaguhin natin yan. Yes. Thank you so much, Doc Lulu. Doc, sa mga gusto pong kumonsulta at magtanong kung paano ba nila papalakasin ang katawan, saan po gusto pwede pumunta? Yeah, okay. You can actually contact me through my Facebook. Yan. Maria Lourdes Marquez o Doc Lulu Marquez. Pwede nyo ako i-message yan. Okay? Ganun lang. Yo. Social media accounts. Social media. Doc, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Ay, babatiin ko yung mami ko as usual. Good morning. May mami, 95 years old. Hello, madam. Wow. And yung sister na 70 plus din. Kumusta ate? Good morning. Good morning po. Again, thank you so much po, Doc Lulu. Thank you. Thank you so much. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik ang... Good morning, Kuya! Nagbabalik ang GMK News. Magtataas na rin ang presyo ng kanilang produkto ang mga nagtitinda ng leche flan simula sa susunod na linggo. Bunsod yan ang muling pagtaas sa presyo ng itlog na pangunahing sangkap ng paggawa ng leche flan. Mula sa Bloom and Treat Market sa Maynila, hingi tayo ng update kay Harry Ilagan live. Hari, good morning. Magkano na ba ang itinaas ng itlog dyan sa Bloom and Treat Market? Good morning, good morning, good morning, Kuya. Good morning, Kat. Kahapon pa nga ay nag-ikot-ikot na tayo dito sa Bloom and Treat Market upang alamin nga ang presyohan ng mga itlog. At dito sa kahabaan ng Cavite Street dito sa Bloom and Treat Market, tumaas ng 10 piso ang kada tray ng itlog. Street Market sa Santa Cruz, Manila, patuloy ang pagtaas ang presyo ng itlog. Ayon sa ilang negosyante, tuwing sasapit ang burn months, ay mabenta talaga ang itlog sa kanila, kaya tumaas ang presyo nito sa ngayon.
si Nanay Elizabeth Bailon na mahigit 20 years ng egg vendor, sinabing depende kasi sa kanilang pinagkukunan ang presyo. Aniya, galing pa sa Pampanga, Batangas at Bulacan ang supply ng kanilang itlog. 10% po ang tinaas ng itlog ngayon natin dito sa Blooming Treat. Kasi iba-iba naman kasi pinagkukunan. Sa ngayon ay tumaas ang 10 piso ang kada tray ng small, medium hanggang jumbo na itlog sa Blooming Treat Market. Samantala, tataas na din sa susunod na linggo ang presyo ng mga leche plan sa Trabaho Market sa Sampaloc, Manila. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ang presyo ng itlog, anila hindi na sila magbabawas ng sangkap tulad ng itlog dahil ayaw naman nilang isakripisyo ang kalidad at lasa ng kanilang tinitindang leche plan. 65 po siya dati, tapos itong darating na December 10 po, tataas po kami, gawa po ng itlog, mataas po talaga siya, every week po. Kung ano po yung lasa niya, ganun pa rin po talaga. Kasi yun po yung nakasanayan ng customer namin. Pag hindi kami nagtaas, malulugi naman kami kasi taas ng mga ingredients. Kaya nga po kami magtataas kasi hindi po pwede bago yung timpla. Baka po kasi magreklamo yung mga customer, yun na yung nakasanayan nila. Kaya naman ayon sa Egg Council, may proposal ngayon na gawing per kilo na ang bentahan ng itlog sa pamilihan. Dahil dumarami ang reklamo ng mga mamimili sa pandarayan ng mga nagtitinda sa maling ibinebenta na sukat o sizes sa kanila. Pero ayon sa DTI, ang mga itlog ay classified ayon sa timbang at hindi sa laki. At posibleng hindi ito alam ng mga mamimili kaya pwede silang maloko. Ayon pa sa Egg Council, mahihirapan ang mga mamimili sa suggestion na ito. Dahil karamihan sa mga talipapa at sari-sari store ay patingi-tingi o isa hanggang tatlo lamang ang binibili. Sa ngayon, Kat, ay mamaya-maya ay aalamin nga natin ang side na mamimili at saka ng mga nagtitinda dito sa Blooming Treat Market. Kung pabor ba sila na gawing per kilo na ang presyo ng itlog sa ngayon. Yan munang update mula dito sa Blooming Treat Market. Balik tayo, Kat! Hari, di ba nga tumataas ang demand natin ngayon para sa itlog dahil marami nga ang nagbebenta nitong leche flan at mga cake lalo na ngayong holiday season. Sapat naman ba ang supply ng itlog na nandyan sa market ngayon? Yes, Kat, kahapon pa nga sa ating pag-iikot ay nagtanong-tanong na tayo dito sa kahabaan ng Cavite Street dito sa may Blooming Treat Market. At dito sa kinatatayuan ko, dito sa aking kaliwa, Kat, kararating lang ng supply galing Batangas, isang truck. Ayan, doon sa aking likod, mayroon pa rin parating na galing Pampanga at Bulacan. So ngayon, ayon sa mga nagtitinda, Kat, sapat naman ang supply ng itlog dito sa kahabaan ng Blooming Treat Market. Kat? Maraming salamat, Hari Ilagan, live mula sa Maynila. Ilalabas na ng Korte Suprema mamayang hapon ang resulta ng 2023 bar exams na idinaos nitong nakaraang Setyembre. Pagtitibayin muna sa isang unbank session ngayong umaga ang resulta ng pagsusulit bago ito i-anunsyo sa courtyard ng Supreme Court sa Padre Faure Street sa Maynila. Magkakaroon din ng live stream nito sa official YouTube at Facebook accounts ng SC. Mahigit 10,000 mga examinees ang kumuha ng 2023 bar exams na idinaos nitong September 17 at 24 sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Inihain sa Kamara ang House Resolution Number 1493 upang kilalanin si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. sa natatangin itong performance sa 2023 Miss Universe pageant sa El Salvador. Ngayon din sa pagkahirang nito bilang Philippine Tourism Ambassador. Bumisita rin ang beauty queen sa House of Representatives at nagpasalamat sa ipinapakitang suporta sa kanya ng mga kababayan. Ito ay kahit anya bigo siyang maiuwi ang inaasam na corona para sa bansa mula sa prestihiyosong patimpala. I really poured my heart and soul into representing the country that we all love, and I'm just so grateful, ultimately grateful to be received like this. Even if hindi ko po nauwi yung corona, I'm just so happy and blessed to be Filipino and to be able to represent all of you the best of my abilities. Samantala, balikan na natin sina Joshua Ira Ian at Tini. Thank you!
Celine and Kath. At tuloy-tuloy na natin ang good vibes dito sa ating Something Good. Maraming netizen ang humanga sa pagiging honest ng isang empleyado ng gasoline company sa lalawigan ng Bohol matapos itong dalhin sa police station ang isang passbook at libo-libong halaga ng salapi ng kanyang napulot. Yan ang ating kanagdagang hatid na good vibes ngayong umaga, kaya let's watch this. Sa ibinahaging kwento ng Talibon Police Station, isang may busilak na kalooban ang nakapulot ng passbook ng 2425 Lending Investor Incorporated na may kasamang malaking halaga ng salapi sa National Highway ng Barangay San Agustin sa Talibon, Bohol. Masaya itong dinanas sa Talibon Police Station nang nakilala ng Good Samaritan na si Maylene Joy Garcia, empleyado ng Petrogas Gasoline Company at residente ng Barangay Balintawak sa Talibon, Bohol. Hindi naman natapos ang araw ay naibalik ang passbook sa taong nakawala nito na nakilalang si Ronald Mora, branch manager ng 2425 Lending Investors Incorporated. Ayon sa mga otoridad, ang pera ay nakatakdang hatid ni Ronald Mora sa babaeng nag-loan ito na nagnangalang Carmilla Felicio. Ngunit nang magpapakarga na ito ng gas, ay napansin ito na nawawala na ang passbook, pati na ang libo-libong pera. Hinangaan naman ng mga netizen ang taglay na kabutihan ng puso ni Maylene. Maging tayo sa Good Morning Kuya ay sumasaludo sa hindi matatawarang katapatan na ipinamalas ni Maylene Joy Garcia na talagang masasabi nating something good. Nakakatuwa naman ang mga Boholano. Kasi di ba nung nakaraan din, taga-Bohol din yung na-feature natin. Very hindi honest. Lang siguro yung recent, no? Pero may, nung nakaraan may mga taga-Bohol din talaga na ito nga yung mga nangyayari, may nawawala ng gamit, tas na isinasauli nila. Kumbaga parang nakakatuwa naman sa ganitong klase ng environment na meron sila na talagang yung mga tao, kahit anong katungkulan mo, ano yung trabaho, marunong silang magbalik ng honest. Gamit. Honest na lang tayo nawalan. Oo. Sayang. Sana sa bowl ka na wala. Oh, kaya talaga siguro ang daming pumupunta dyan. Diba? Parang natutuwa sila, balik-balikan din ng ganda bowl. Kasi naman. Honest, oh. Tsaka very ano yung mga tao talaga, accommodating. Diba? Kaya nakatawa, syempre mga pag mga turista pupunta dyan, sila yung umbaga embodiment ng mga Pilipino. Ito, pagka nakita nila, ah, ganito pala yung mga practice, Pinoy, di ba? Yes. Oh, proud to be Pinoy. True. Bakit ang tahimik niyo pala? Introvert kami. Introvert. Oh, sabi natin ng mga introvert natin dito. Sige, napabatiin natin sila. Bakit kasi ang kaldal mo kasi? Uy! De, may survey dyan, mga kasambahay. Sabihin niyo po kung madaldal ako. Madaldal ka ba? Hindi. Tahimik lang talaga ako eh. Oh, tahimik ako, Joshua. Behave lang yan si Joshua. Hindi ko napapagawa. Pansin nyo talaga. Tinan nyo. Oh. Patingin nga ng tahimik. Kala mo talaga. Nasa tech ko, tinawanan ko lang. Hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan nakilala. Yun normal ko. Normal yan sa kanya. Tataga ba, Ira? Yun talaga yung normal. Magpa-fall ka. Magpa-fall. Magpa-fall. Mga kasangbahay. Oo, yun, yun. Dahil lang, para lang sa inyo, kaya ako nagsasalita eh. Trabaho lang ba? Trabaho. Sige, sige, kunyari, naniniwala ka. O, sige natin, Kat. Hello po, good morning po mga kasangbahay. We would first like to thank Adlawan Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliu Complex Calvario, Macawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And of course, good morning po sa aking mommy at sa aking daddy. Thank you and good morning sa Martinez Dental Clinic located at Camia Street, Grammat Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd Floor R&H Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Plaridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 044-813-9403 or 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, better smile, better life. Good morning sa aking nanay at kay Ma'am C. Hello, Ma'am C. Hello, Ma'am C. Good morning sa aking mommy, sa aking daddy at kay Yuna. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina.
Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For inquiries and orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug Outlets. On the spot, kailangan sabihin nyo kasi. Ayoko na. Thank you, Dr. Jose Enrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic orthodontics and general dentistry. JE Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For increase, you may visit their Facebook and Instagram page, or you may visit the clinic at 161 Unit 1 3rd Floor, Bansalangin Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number 0917-312-5742. Ako naman po, greetings and good morning sa Miranda Restriction family, Victoria Hina family, and sa Marcos and Cepeda family. And of course, we would like to thank Lendison Gas Corporation, your partner for all industrial and special gas needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Nakalimutan ko nga mabati eh. Pabatingin ko pala, happy birthday, Brad Sam Fabro sa Mindanao. Happy birthday! Good morning and thank you sa Best Driving School. They are located at 1127 G2 Building, Quirino Highway, Barangay Caligayahan, Abaliches, Quezon City. For inquiries, you may call them at 0935-858-9641 or at 0919-412-5018, or you can message them through their social media accounts at Best Driving School. Thank you po, Ma'am Angela Laman and Ma'am Maria Delfino, and to all their staff. Be educated and safe. Enroll now at Best Driving School. Kay Mama Grace, kay Kuya Zai, kay Zia, kay Brad Dunante, kay Lola Celia, Lola Del, kay Lolo June, kay Chelsea, sa Trabalho, Fredeas, and Bandiahe family, at sa Team Gasto, good morning sa inyo. Pagbati mula kay Tini ang inyong Mini Vini. Yes! Kasi nakapatay natin. Oh, tama. Tama. Sabi ko siya. Bagong lakad. Wait! Kala ko ba tahimik ka na? Tahimik na. Okay. Nakalimutan kasi ako mabati. And happy birthday sa aking tito, kay Tito Aling De Leon. Happy birthday! Okay na. Yun lang. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong umaga. Magkita-kita po tayo uli bukas, God willing, at sabay-sabay tayong bumati ng Good Morning, Kuya!